Ayun, welcome mga buddies. Welcome back. Thank malungkot you. Dito. Malungkot yung side na to. Oh, grabe. Ah, kaya kami naka-black tsaka white. Nagdulok sa kami ngayon. Hanggang ngayon parang si namatayan na. Parang nagdulok sa. Parang one week na. Na ano pa rin, ano brought up pa rin. Magkano ba kasi tinaya mo? Kakaparade lang kasi ng boss. Magkano ba tinaya mo? Mababa lang. De, si, okay, si Gab naman yung tanong yan. Oo, oh, last time ako. Last time ni Justin lahat. Kasi huwag ako eh. Okay na pala to last week. Naka-move on na ako. Nandun na ako eh. Sige, sige. Pero hindi naman 100,000. Ina-apply ko pala yung pinag-usapan natin last. Acceptance. Acceptance. Nandun pala ako. Nandun ka na, naka-first step ka na dun sa... De, nasa mukmuk stage pa rin ako ngayon. Si Gab, tingnan mo kung nasaan na. Hindi ngayon happy na kabawi. Ano kabawi? Sa bagay, nakailan ng... Kaya pala nag-miss ng ano, no? Hindi nakapunta. Kasi binawi muna. Hindi, yung pinakamasaya yung kay third, maganing na pala nung... Yun! Maliit lang. May bagong mga Kobe, ha? Hindi, wala. Dahil ba sa Boston yun? Dumating na ba? Dahil ba sa Boston yun? Yung mga Kobe, dumating na? Wala. Kasi nung game 3, nasa bahay niya tayo bigla. Pupunta na akong Facebook, ano, marketplace. Bibili na ako, diba? before pa na-order yun. Tsaka isend mo yung ano, attach mo yung screenshot na nag-send kami ng cash. Binakawi yung panalo natin sa T-Wolves. Kinontra niya eh. Bad trip. Pero ayun, nakamuo na kami. Ay, ako lang pala. Si Gab, hindi pa. Si Gab, hindi pala natali. Ako nakabawi. Ako lang talaga nalulungkot. Hindi ka pala nakabawi. Yung lagman talaga hindi nalulungkot, no? Bawi ka na lang sa WNBA. Pero last time, di ba tinanong kung what keeps us busy? Oh, si Gab naman ngayon. Oh, si Gab naman ngayon. Oo, pwede. Oo nga, no? Pag... Tanong mo nga, ano nga tanong? Ano yung mga ginagawa mo? Kumusta ka sa buhay mo? Ngayon, ayun. Anong kinabalubahan mo? Actually, medyo magsistart na ako si Gab sa, yun nga, sa Chasing in the Wild. So, nagre-ready lang ako sa... Before the taping, medyo kasi this ito na yung pinaka biggest project ko eh. So, yes. Kailangan mag-lock in muna ako sa ano. Syempre, reread ng book tapos yung script as workout. So, yun. Celebrity basketball. So, kailangan maka-move on muna sa Dallas na. Naka-move on na. Naka-move on na. So, ano na 100% na ngayon. 100%. Nakakatulong yung taping niya ngayon na ano. Yun distraction. Doncic mode siya sa taping kasi ma-arte sa game. Eh. Doncic. Ganda ng pasok. Oo nga po. Doncic mode. Ano ba yung Doncic mode? Explain mo nga. Puro ano, puro flop. Puro arte. Ganda ng pasok na yun. Pero mas sidibok yung ganun natin. Ay, syempre, hindi. Pero hindi na natin napag-usapan kasi nasa Cancun na yung... tsaka pag na-sweep, tsaka pag, pag nagbabakasyon sa Boracay na maaga, huwag ko na ba pag-usapan. Oh, pala muna ako. First lahat tayo pala tanggal ko pala. Para-paras lang tayo nasa Cancun. Parehas lang na na-delay lang yung iba. Nauna-una lang. Masaya pa rin si Tatum. Si Tatum lang masaya. Oo, si Tatum lang. Number zero. Kaya nga paalam ka na para... Ay, saan ba? Saan ba bunta? Depende sa topic natin. Ah, para nila. Oo, oh, ganda ng pasok. Galing ba? Oo. Gumagaling ka talaga. Ay, sino ba basahin? Yan Justin basahin mo yung topic natin ngayon. Justin. Hindi nga ako mahilig magbasi. Si third na lang. Ikaw na. Si third na. Bats na. Kaya na. Ito yung i-ano na, kiklip natin. Kiklip eh. Po. Go, pasahin mo lang. Una. Huwag ako. Hindi niya na may edit niya. Hindi, huwag ako. Si third na lang, si third. Una. Ikaw na, hindi tayo magsisimula. Sige na. Oo, sige. Ano yung talam? Anong tabi mo kanina? Anong sabi mo? Ano yun? Yung kanina. About sa travel. About sa travel. Oh. Sige, yan. Topic pala. Ang topic natin ngayon, tungkol sa travel naman kasi. Sige, ang tanong kasi, ano ba yun? Paano ba ito? Sige, topic natin ngayon. Ang topic natin ngayon is, what is the value of traveling and what's the place that give you the best experience? Yun. Travel. So, simula tayo sa'yo na rin. Pwede kasi, the place that gave you the best experience eh. Niratrot nyo kaagad ako ah. Parang tapos na agad. Sa energy mo, may whipped cream yung kape mo. Sugar rush. Pakita lang natin yung whipped cream, walang Prada. Walang Prada. Ano rin? Ito lang. Diyan kasi yan. Whipped cream. Sabi ng mama ko masarap daw whipped cream. Ako ba muna? Ano value sa'yo ng travel? Tsaka, binigla. Ano yung, what gave you the best experience pala? Yan, what place? What place? What?
Siguro, sige, start tayo sa value ng traveling. Traveling, you know, parang basketball lang, travel. De, joke lang. Nag-iisip pa. Nag-iisip. Siningit muna para makapag-iisip. Pang Miss Universe yung ano, nagkunyari ito, no? Nice. Pero, siguro, the value na bibigay ng travel for me, ano eh, malaking bagay. Kasi ako, kaya ako nagta-travel, for example, kaya ako nagpupunta sa isang lugar, hindi lang basta makita, hindi lang dahil gusto ko makita yung lugar. Mas more on gusto ko ma-experience yung culture or yung mga, usually yung food din. Yun kasi nagpaparamdam, nagbibigay ng highlight sa akin na parang on-experience ko yung lugar. Tsaka yung kunyari, pati yung mga transportation nila, mode of transport. So, mas dun ko na-feel yung culture ng isang lugar pag pinupuntahan ko. So, kaya sa akin, parang laking bagay nung traveling kasi parang natututo ako. Parang natututo ako sa kanila na parang, ah, ganito pala culture dito. Like, for example, punta ako sa province. Punta ako ng ibang probinsya na puntaan kung medyo tumatak sa utak ko. Kunyari, Camiguin, yan. Sa Mindanao part yun. So, parang isolated na lugar siya. Parang, for me, isolated kasi island siya. Bakit tumatak sa'yo yung Camiguin? Kasi lang tila na sino kasama mo? Sino kasama mo? Pumunta lang ako doon. Pumunta mga barkada ako. Mga barkada ako doon. Okay. Okay. Tataka lang ako syempre. Ba't tumatak? Diba? Di tumatak kasi. Peep wheel lang ako ng peep wheel. Peep wheel. Di tumatak sa akin. Bale, ano? Peep wheel kasi spare tire ka. Spare tire. Pag nasira. Ano ka na maghahanap, di ba? Parang ganun. Di. Kaya ako nag... Di, kaya na siya nagbabalyo. Sige, balik ako. Kami kasi kung ano siya sabi. Di, nagbabalyo siya kasi yun niya. Plus yung experience sa barkada na parang naggagawa kayo ng memories. Tapos, yung culture na parang historical history nung isang lugar. Parang namamangha. May kasi ako sa history. May, ano, parang meron akong ganung background. Parang na-amaze ako na parang sasabihin ko. Pag sinasabi nila na, let's say for example, may dito may nangyaring ganito. Yung parang mga kwento nila about the history. Big impact sa akin yun. Parang, ah, okay. Parang, nai-imagine ko kasi... Para ako na time travel sa imagination ko pag nandun ako, parang pinifeel ko yung pakiramdam. So, by that, na parang natututo ko na parang, okay, may ganito ba palang side ng mundo? Nakikita ko ibang perspective. Kasi diba sanay tayo sa Manila na parang may cellphone, may internet, everywhere. Tapos parang pagdating doon, parang ano ka, blackout lang, walang connections. Parang bakit pumunta ka, walang internet? Walang... O parang may part na walang signal, tapos parang may sa bahay lang or sa Airbnb na pinistayan namin na doon lang may wifi. So parang, pag lumalabas ka, mapifeel mo yung nature, mapifeel mo talaga yung environment. So, parang doon ko nakita, ah, may ganito pala. Kasi siyempre, pag nandun ko lang sa isang lugar or nandito ko lang sa Manila, parang isipin mo, ito na yung mundo eh. So, parang natuto ko, ah, may ganito pa pala. Doon ako na-amaze. So, by that, na-experience ko, parang natututo ko na or nakita ko ibang perspective ng bawat tao. So, mas nakaka-adjust ako. Parang, hindi lahat na sasabihin ko maintindihan kaya ganun lang sa Facebook. Yung iba doon, hindi nila naintindihan. Oh, post ko to sa Facebook. Ano yung Facebook? Parang nag-gold po silang tanong sa akin that time. Oh, ano yung Facebook? Okay. So, no idea sila. Sabi kong ah, okay. North Korea. Oh, parang ganun. Parang ganun. Pero, so, next mo sa North Korea? Mga sana. Sana. Gusto ko mag-North Korea, to be honest. Gusto ko mag-North Korea. Alam ni Vern yun, di ba, Vern, sinabi ko. Gusto ko talaga siya mag... Gusto ko mag... Tsaka yung isa pa, mga Afghanistan. Yung medyo weird na lugar. Yun yung mga trip kong puntaan. So, ayun, kung value lang sa value, tingin ko, malaking impact siya for me kasi mas natututo ko dun sa mga bagay-bagay na hindi ko naiintindihan kasi na-experience ko siya pag during the travel. So, mas nakaka-adapt ako sa bawat culture, mas naiintindihan ko. Kasi iba-iba talaga. Kahit nga ibang barangay lang, iba nakagrad yung culture. So, doon, tingin ko nag-i-improve ako or somehow, may nakukuha kong idea from them. So, na-apply ko sa akin sa sarili ko eventually na parang akala ko si dati lahat pare-parehas lang. Pag sinabi ko ito, naiintindihan. Hindi pala lahat ganun kasi nga magkakaiba yung dating. So, because of the travel, naiintindihan ko na iba-iba yung perspective ng tao and iba-iba yung culture. So, kailangan lang irespeto mo din sila talaga bawat isa. So, yun yung isang value na bigay sa akin ng travel. And in terms of best experience, siguro... Best, pinaka-best ba? Parang pinaka-best ba yun? Ano yung tumatawa? Depende sa'yo. Pinaka-maraming ano. Ay, best experience? Pinaka-marami mong na-try. Na ano? Na mga pagkain. Ah, pagkain. Or kung ano man kinakain. Ilan countries na ba napuntahan? Ilang countries sa pasuka? Napuntahan mo? Ano ba? Napuntahan mo, napuntahan mo. Napuntahan ko. Nabulol lang ako. Ilan ba? Pero mga apat pa lang, lima ata. Pero malapit yan si Justin kasi, di ba,
madalas pag first country nang pupuntahan mo, Asian country. Siya US agad eh. Grabe. Di, wala. Napadaan lang kami. Malapit ka, bro. Nadaanan na. Nadaanan, napadaan lang. Di nauna. Dinaanan mo lang pala. Napuntahan mo. Ano ba? Sige, siguro pang tumatak sa akin na countries na lang. Yun na lang. Oh, yun, yan. Di ko, di ko masabi lahat eh. Tinatakan mo na. Di, tinatak yung visa. Sa visa, tsaka sa stamp, sa passport. Sige. Depende nung anong siguro, tatak. Sige, pinakatumatak talaga ano. Parang tatlo yung software na isip ko talaga eh. Yan. US, bigay Dubai, at tsaka Hong Kong. Yung tatlong yun. Sige, bigay ko kung bakit sila yung wala parang best three. Wala si Bali. Ano si? Indonesia. Indonesia din, syempre. Pero... pinakamas yung tatlo. Yung tatlo yung parang mas... Di, lahat tumatak sa isip ko, pero... pero pwede. Best, ang hirap kasi best of the best, eh. Parang ang hirap lang i... Malilimutan yung Bali, eh. Hindi, hindi ko malilimutan yung Bali. Pero... di kasi, sige. Sagutin ko kung bakit hindi pa nasama sa top 3 yung Bali. Ah, sige, sige. Ah, binigay mo lang yung top 3. Top 3 lang, top 3 lang, top 3 lang. Oh, yun, maganda bigay natin yung top 3. Yeah. Sige. Sige, expect ko isa-isa kung bakit yung masabi ko ito yung best experience ko doon sa tatlong lugar ko napuntahan yun or country. So for yung number one US, kasi first nga siya, tapos eh, parang ano eh, dreamland eh. Oh, tsaka dreamland, parang, ewan ko, sa, for me, ang dating sa akin, ano siya, dream of all. Parang dream place talaga siya ng bawat isa. So, yun din, dahil nga laki tayo sa Western culture, parang ang dating sa akin, punto ko ng Amerika, parang nasa movie ako. So kasi parang, wala, kasi noong nakita ko sa movie, sa papanood ko, nandun na ako na na-experience ko yung part niya. So, at that time, sobrang amazed ako. So, kaya hindi siya mawala sa isip ko until now. Parang hindi siya nabubura. Then, siguro next ko, siguro Hong Kong na lang. Next ko siguro. Next ko yung Hong Kong. Hindi kasi kaya ko yun, kaya ko masaya, kaya hindi ko memorize. Alam ko kung bakit. Alam ko kung bakit. Pero alam ko bakit. Alam ko kung bakit. Hindi. Sa tumulan ko? Hindi, huwag na. Hindi. Hindi. Hindi, kasi best siya. Hindi, kasi nag-Disneyland daw. Hindi. Pwede. Pwede. Hindi, kasi... not convinced. Huwag kinakontrahin. Kinakontra nyo eh. Hindi, kaya ko siya gusto. Kasi nga, I think yun yung first time ko na parang kompleto yung barkada na kasama ko. Yun, yun yung sasabihin ko. Yun yung first time ko. Ay, kompleto kami dito. Tas, parang, tas, Halloween experience ko din sa ibang bansa. Kasi first time ko rin mag-Halloween party. Oh, Woody. So, makahoy. Hindi, mga sumisibak ng kahoy. Sibak ng kahoy. Yan. Pwede ba sinisibak? Insert natin dito yung sumasayo ka. Okay. Wala. Parang nakita nila. Pwede rin, pero okay. Pero yun, kaya ko siya naging best dahil nga sa ano, dahil kasama yung barkada. Iba rin yung feel na barkada yung kasama mo na parang walang parents, kayo lang talaga nag-explore ng lugar. Walang ibang nag-guide, kayo lang yung desisyon ng bawat isa, parang ganun. So, medyo iba rin kasi yung feeling tayo pag barkada kasi nga iba-iba kayo ng trip, so mag-a-adjust ka, mga ganun. So, natututo rin ako somehow doon. Sa kasi hindi lahat, kasi pag ikaw lang solo travel ka or travel mo dalawa lang kayo, kung anong trip nung isa, madali na mag-adjust, di ba? Eto, pag malaking group, parang marami kayong ibang gusto, pero natutuloy niyo pa rin yung mga gusto niyong gawin. So, ibang experience, masaya siya. So, yun, kaya pumatak sa isip ko. And then, yung pangatlo ko siguro yung Dubai. Kasi, ever since sabihin na bakit yung Skydive. Grabe yun. Yun talaga bakit. Shout out Vern Ong. Oo. Grabe din presyo. Yun lang yung presyo. Grabe din. Kaya hindi ko rin malimutan. Pero worth it. Worth it. Tsaka kasi magkasama tayo apat. Oo. Yung pa. Nasa isang plane, ako pa yung... Grabe. Ulit-ulit ko nga panoorin sa vlog ni Rive. Kaya ako pag pinapanood ko nga siya... Ayan mo yung clip. Yung clip ni Justin. Yung lang, pangit lang pala yung video. Pero yung clip na no tumalon si Justin sa sa Bacolod. Okay din yan. Okay. Sabi ka pa lang ano, experience. Marami akong experience sa tumalon. Grabe, dami experience. Malupit. Para sa iyo pala tong topic meron, na to. Meron sa Bacolod? Meron. Talaga maganda. Tumalon. Yung ganda. Huwag ko nang tanongin. Doon namin nalaman. Doon namin napatunayan na 100%. 100% approve. Ay, sorry. Hindi. Ayun nga, going back. Kaya Dubai yung one of the best. Kasi nga, first, yun yung ata, hindi yata first time naman. Eh, barkada rin kasing kasama. Kami, diba tayo, Laverne, kami ni Cab. Pero hindi kasi kompleto. Bostie.
Bosti, kasama din yung Fat. Si Bosti. So, pero naalala mo yun, yung nasa CR tayo, yung lasing na yung tatlo. Ay, oo. Tapos sinabi rin natin, sayang, sana nandito sila. Binanggit natin yun sila. Yun niya. Wala, like, busy kasi kami sa mga girlfriend namin. Kami tatlo. Busy. Nasa, di pa afford eh, kasi di kaya ng budget. Wala, mga black. Di ba sa nag-class ano kami na, nasa penthouse. Penthouse yun yata yung club na yun. Galing lang si Jake Paul dun, nung ano yung gabing yan. So uminom kami. So may amats na kami. Kwento ko lang. May amats na kami. Tapos punta kami sa CR lang. Kami tatlo lang, CR lang kami. Parang para kami, alam mo, amats na lang. Hype na parang. Para kami naiyak na parang masaya na. Nandito na tayo. Tapos sayang, parang gusto namin kayo kasama. Imagine namin, shit ko, nandito sila Allen, sila Sir Jason. Ano kayong ginagawa pa natin dito? Oh, promise, ganun yun. Di ba ganun yun na imagine namin that time. So yun nga, sabi ko, pero hopefully sana mabalikan natin na mas kompleto tayo. Para kung ano ginawa natin sa Hong Kong, sana mabalikan natin yung Dubai na gano'n. Tapos, tsaka kaya ko rin isa pa memorable ganyan dahil si Vern hindi talaga sumasakay ng mga rides or mga, ayaw niya talaga nun. Pero, wait, anxiety na ako, diba? Ay, hindi naman dahil doon. Agot, pinugbog niyo ako sa rides nun. Ferrari, the fastest. Oo. Oh, ano, nabilit niya, diba? Matry namin lahat. So, sobrang memorable sa akin. Tsaka yun nga, dream, bakit list ko talaga yung ano, Dubai. Parang, kasi nga, binabasa ko kasi yung history ng Dubai na parang binilt sila talaga for tourists. Mm. Yung prince talagang dinevelop niya yung Dubai para maging tourist attraction dahil niya nawawala na yung oil. So nag-divert sila. So that time, yung binubuo yung palm, parang engineering ng palm. Kaba pinapanood ko yung dati sa mga Nat Geo. Historian na. Agad na nun tapos sa puntahan mo. So kaya nung that time, pagkating ko, ito na yun. Ito na yung pinapanood ko. Parang sa US din, ganoon yung feel ko na, win, nakikita ko itong Las Vegas, Staples Center, yung mga ganoon. So, nandun na ako, sabi ko, iba yung feel. Iba talaga yung feel. Hindi ko lang ma-explain kung ano yung feeling, pero basta masaya lang ako kahit wala akong ginagawa. Nakikita ko lang, ito na yun. Tapos parang pag hinahawa ko pa yung sayag yung road. Ito, parang may ganun pa ako. May ganun ako. Weird yun, pero wala lang. Tapos may hindi akong hawakan yung mga buhangin sa dagat. So, ibang lugar na talaga ito, sabi ko ganun. So, yun yung para sa akin best three so far na napunta ako. Pero sana hopefully may mapuntahan pa akong ibang lugar. Kasi laking bagay sa akin yung value na bibigay ng ano, iba yung experience. Ang laki ng mundo. Parang ayoko makulong sa isang lugar lang. Gusto ko ma-explore talaga siya. So, because of pag nakaka-explore ka kasi, wala, lumalaki yung utak mo or experience mo talaga. Tapos nagiging malawak ako. Parang ganun. Ganun yung dating sa akin. Hindi ko lang ma-explain kung paano. Siguro baka mamaya pag naisip ko yung ibig sabihin ko dun sa ano na. Pero, or baka kayo, baka mabanggit nyo din. Siguro mamaya pag kayo na yung turn nyo. So, yun. Yun yung sa akin. Value sa akin, nag-grow ako as dahil natututo ako sa different cultures. Then, yun. Top 3 ko, best experience yun. So far, na country. Yung tatlo lang yun. Siyempre. Dakin! Wala, tingin lang kami ni Jason. Kasi, masaya. Nag-aintindihan na kami dun sa tingin na yun. Dubai. Sure ako naintindihan mo rin yun. Dubai. Yan. Sana may next pa. Sure yan sa ano ni third. Ay, oo. Third sa mata sa... di ata ako dapat nag-ano. Oo. Huwag ka mag-alala, hindi. Humingi na kami ng permission mo. Huwag ka mag-alala. Next week na nga, pinlano na namin. Eto ngayon, kahit piso lang dala mo. Kaya ba natin panindigan? Basta nandyan si Jason tsaka si Gab. Kaya na. Oo, piso lang dalin mo, bro. Hindi, huwag na. Try mo rin iwanan yung wallet mo. Yan. Ikaw naman makakaiwan ang wallet first time. Alam mong pero baka mamaya may magkwento na sa atin kung sino yung nag-iwan. Okay. Ayun, next. Ayun, before pala ikaw matapos, gusto ko rin tanungin sa lahat to. Ano yung dream country na gusto mong puntahan? Yun. Na hindi mo maganda, pa napupuntahan. Maganda. Ay, maganda nga yan. Dream country. sige. Hindi siya, country ba yun? Hindi ko sure eh. Antarctica talaga gusto kong puntahan. Ay, grabe. Okay. Adventurous talaga. Country siya. Ba siya? Or continent. Continent, diba? Continent. Parehas eh. Oh, so, pero kasi bihira lang yung tao makapunta doon. Yun talaga bucket list. Siguro kung... Kaya mo na naman eh. Pang ano na siguro pag... Ano tawag doon? Honeymoon. Wait. Comment sinong gustong mag... Isama ni Justin. Ay, ano pala ako? Backpacker lang pala. Wait, Santa Claus. Honeymoon? Grabe. Hindi kasi doon ko na na-imagine. Unless kayong lahat game. Parang hindi ko lang alam kung magigame ba kayo doon. Pero, game naman, pero kung mas pinipili mo yung magiging partner mo sa... Hindi, wala kasi ako may isip na papayag na kasama ko doon. Ka na wala akong naisip na papayag na kasama doon. Sino ba gusto mo ka-honeymoon doon? Wala. Solo backpackers na ako. May, ano na naman niya? Ikaw na nga, ikaw na muna.
Oh, yeah. Done, you're done? Oh, yun na yung akin, yun na yung akin. Okay, balikan ka namin, ha? Balikan ko kayo mamaya. Yari, okay na pala. Puta, oh, mababalik nga to. Ikaw na, Vern. Valley of Traveling. Yan. Siguro yung ano, di ba, syempre, pag nasa, nandun ka sa sarili mong bansa, sobrang stressful, or marami kang trabaho, or basta stress ka kasi sa, mga sa work mo, or sa, bansa, sarili mong bansa. So, pag nagta-travel ka, parang, wala lahat yun eh. Parang mawawala lahat yun. Tapos, ano pa ba? Parang, yun, na-feel niya ba to? Yung parang pag nasa ibang bansa, tapos sobrang, sobrang ganda ng lugar, parang, isipin niyo parang magsisipag pa ako para makapunta pa ako sa mga mas maraming pang bansa. Oo, no? Parang motivated ka. Tapos yung, ano kasi parang ayaw mo, kunyari, parang ayaw mo magtipid pag nasa ibang bansa ka. Kaya parang nai-inspire ka pag nakakita ka ng magandang lugar. Balitad tayo dun ah. Bakit? Ako kasi pag nasa ibang bansa, sobrang tipid. Ah, totoo. Oh. Magastos ka pala dito ah. Dito ko pala nag-gumagastos. Hindi kasi parang, sige ikaw. Pero, hindi, sige, sagot ka. Sa akin kasi ako, parang baliktad eh. Kasi pag nasa ibang bansa ako, okay na ako nandun. Parang, masasabi ko na andito na ako, okay, happy na ako. So, hanggat kaya kong tipidin, nagtitipid hindi ako. Hindi, paano matatry yung mga pagkain na wala sa Pinas? Hindi, yun nga. Yun yung kumbaga selective na siya. Hindi na siya, hindi pong, kunyari, dito, diba, sa Pilipinas, kunyari, let's say, magmamamo ka. Doon, at least kahit basta kumain ako ng fast food or isang dish na gusto na ano nila, main dish nila, okay na ako doon. Pero the rest, parang maglalaylo na ako. Siguro kasi na-imagine ko sa'yo eh, diba? Like, kilala ka na parang sa'yo talaga itatry mo yung mga best of restaurants, yung mga ganun. So, hindi sila ano, parang feeling steak, ko lahat. Steak, mga lahat, ganyan. Lahat sila ganun, feeling ko. Yun nga, ako nga yun sa akin, yung sa akin medyo. Na all out pagdating sa iba. Oo, mas all out. Hindi naman mas all out. Hindi, feeling ko ano, parang may gusto ko lang matry pero ayaw mo mag-splurge. Oo, parang ganun. Unnecessary na parang gastos, parang. Oo, parang ganun. Siguro, or tsaka yun din, siguro budgeted lang din talaga ako. Yung budget ko, kaya siguro gano'n. Pero kung malaki taga budget, baka ganyan din siguro. Baka ganyan din. Pero yun. Yun lang din. Tapos, dati kasi, nag-ibang bansa ako, ang mga sinesearch ko kung saan pwede mag-shopping, gano'n. Tapos, naging parang, ano na, parang parehas na ako sa'yo. Yung gusto ko na ng mga temple. Gusto ko nga pumunta, bucket list ko nga yung, ano, yung sa China, ano, yung Great Wall. Ay, oo, yun pala. Ganun. Sorry, bucket list ko din yun. Basta yung mga ganun na yung gusto ko ngayon na tumanda na. Hindi na yung search ako kung saan maganda mag-shopping, ganun. Yun na na-value ko na yung traveling na ganun. Tapos, ito mahirap eh yung what's the place best that gave you the best experience. Kasi maraming, dahil mo na napuntaan kasi. Hindi, maraming, wala, ang hirap. Top 3 na lang rin. Bad style na. Mabilis na top 3 lang sa'yo. Kasi ang hirap i-weigh in. Ah, pwede, sige tapos. Kasi ang hirap talaga i-weigh kasi parang lahat magaganda yung kwento mo. Sabihin ko na lang yung mga kwento ko sa bawat country. Ah, sige, makaya. Kunyari, sa yung Hong Kong kasi, para na namin yung kasing ano, second home kasi nandun yung isa namin kapatid. Sorry, sa yun sa top 3 mo, sorry. Yung Hong Kong. Isa-isa. Isa, okay. Or top 5. Ah, okay. Tapos, yun din. Namimiss ko din yung ano namin, yung bonding namin magkakapatid. Pag nasa Hong Kong kasi, kami. Na-experience ulit yun eh, yung bonding yun, kompleto. Tagal na namin din na ganun eh, yung kaming magkakapatid, plus si auntie, na mag-Hong Kong. Tapos, yun parang second home na kasi so parang memorized na talaga namin. Pero probinsya na natin. Oo nga. Daming yung beses nagpunta rin sa Hong Kong. Sobra. Tapos, next siguro yung first travel ko with Riva. Okay. Siyempre hindi pwede. Hindi pwede mo. Riva ba? Diba? Ah, diba? Wala ko iba kasama sa ibang bansa. Ah, wala. Nilinin ako lang. Yun yung first travel. First travel ko kay with Riva, kasama yung family niya. Yun, memorable din kasi. Saan yan? Saan bansa? Yan. Ano, Japan. Okay. Tokyo, tsaka Sapporo. Sarap pa. Tapos, yun. Sobrang memorable din kasi yun nga. First time namin nagsama na ano, pwede overnight, ganun. Ay, grabe. With Tito Bob and then. Pero magkakasama ko pa nun sa room si ano, Kuya Robby tsaka Kuya Robert. Bawal kami magsama sa tama, room. Oo.
Nalungkot ka. Hindi ka ba? Saan ko? Saan ko? Sa ano? Tokyo. So Singapore. Next time kung nga nagka-boyfriend si Athena, same room kayo nung boyfriend niya. Tapos si Athena tsaka si Riba. Hindi, hindi kasama yun. Hindi kasama yun. Hindi kasama. Ikaw pa nung boyfriend ni Amara, ganun din. Boyfriend. Kinayaan! Wala. Hindi, settle kaya. Settle kaya. Hindi, kaya nga. Wala masasama. So kung nga yung girlfriend ni RTL sa room ni Gab, tapos si RTL sa room mo, ganun. Yung mga girlfriends niya. Hindi, si RTL na mag-decide. Ah, well, ito, iba talaga punta. Pero siyempre kung ano siguro, kung underage siguro, siyempre hindi. Ah, ah, iba. Girlfriends daw, sarong ni daddy. Uy! Uy! Grabe si Vern, grabe. Grabe si Vern. Daddy third. Ganun pala yung mindset ni Vern pag lalaki yung ano. Sorry ba? Kaya pala gusto niya. Binalik. 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 Riba, huwag ka na mag-anak ng lalaki. Sa daddy pala umunta. Maganda yung mga pa. Oh, mga paanat, nagpanatan yung dalawa sa parang, gilid. Parang never ko yung naisip. Ngayon ko lang yung naisip pa. Binigyan ng idea, no? Binigyan ako ng idea na hindi ko naman gagawa. Pala gusto ni Jason lalaki. Pinasa! Wala, hindi mo na malilipat sa akin. Sa'yo nang galing. Kailan ko magkakat eh. Touch move. Touch move. Hindi nalilipat pa sa akin. Wala ako dyan, ha? Wala ako. Babes, wala ako dyan. Marita, di pa Romero ba't yung Justin niya? Oo, wala ako dyan, ha? Malino ako. So, ngayon, di ko... Sabi na gawin ba? Anyway. yun nga, ano, first travel namin ni Riva with family niya. Yun kasi makikita mo rin yung ugali pag kasama mo sa travel yung partner mo. Yung totoong ugali. Tapos kung masaya ba siya kasama. Ganun. Tapos next yung Paris kasi first with Athena. Ah, oo nga. First travel with Athena. Doon siya nag-celebrate ng ano niya. First birthday niya. Yun yung first kayong immediate family, no? Athena, Riva, and ikaw. Oo nga. Plus Abby. Ah, oo. with the auntie, ah. With the auntie. Yun. Tapos yung next yung... Hihirap, ah. Ano ba, ranking mo from 1 to 5 o 5 to 1? Wala na siya. Wala, ranking random na lang yun. Okay, sige, gets. So, si next in Dubai din. Kasi hindi ko, never ko naisip na pumunta ako sa Dubai or never ko naisip na maganda yung Dubai talaga. Nung... Oo, oh, hindi mo nakakwento mo. Grabe, ba't di pa ako nakapunta dito? Ang ganda pala dito. Grabe, basta iba. So, para siyang... Hindi ko alam kung underrated ba siya para sa akin kasi hindi ko siya alam eh. Oh, yun. Hindi siya nasasama sa shortlist mo noon. Oh, hindi talaga. Tapos biglang pagpunta ko doon, grabe, sobrang ganda pala kasi ma-city ako eh. Oo, city lights ganun. Tapos yun, grabe rin yung pina-experience niya sa akin doon. never ko na imagine yun, yung after Ferrari kinabukasan. Sa Ferrari lahat ng roller coaster at ano, nakakatakot na ride, sinakyan natin. Tapos kinabukasan ba? Hindi, inang araw ba? Pero, just to give context sa kanila, yung Ferrari kasi fastest roller coaster sa buong mundo. Lala, nun, so, yun, no? Ferrari yung warm-up mo, no? Oo, so, first time mas nakakatakot ngayon sa skydive, eh. Ako, okay, promise. Oh. Mas mayroon akong force na naramdaman. G-force ba tawag sa ganun? Basta force something. Iba yung nginig, iba? Bini. Iba. Mas natakot ka din sa Ferrari? Oo, yung fastest. At yung, ang mas nakatakot lang ako sa skydive, yung ano, yung bago tumalon. Oo, yun nga yung sasabi ko. Pero nakatalon na okay na. Oo, yun nga. Kasi yung parachute, na grabe, ganito kaganda yung Dubai. Yung... Yun nga, di ba? Kasi di ba sa rides kasi, sa Ferrari, ang haba na. Tsaka wala ka nakikita. Oo, tsaka parang tuloy, parang di mo. Nakapikit ka nun eh. Masakit. Nakapikit ka. Ay, wala nakikita. Ako nakadilat din ako, nakadilat. Nakita ka rin. Ang bilis. Pero ang bilis, yun nga, sabi ko nakaka, basta may ibang nara, hindi ka tulad nung sa skydive, pag una mong drop, yun lang yung kaba. Pero pagdating mo na sa, abang nag-glide ka na, okay na. Hindi ka tulad nung Ferrari na, buong rides mo, ano nang susunod, parang palala ng palala. So, ayan. Totoo yan, hirap nun. Alis pala tayo, buti na lang. Yun last, yung Dubai. Kasi yun nga, hindi ko in-expect na ganun pala kaganda. Wala yung Indonesia. Bali. Okay din naman, pero parang ano lang yun, continuation lang kasi ng Dubai yun. Oo, parang dikit din. Same. Pero grabe rin yun. Oh, iba din yan. Ibang kwento din. Basta top din siya, pero kung top 3 lang. Manghirap din kasi. Nauna kasi Dubai. Kunyari, nauna yung Bali. Baka ba? Ako rin. Nauna kasi. Iba din. Basta iba din talaga yung Bali.
imbalik kasi balik babalik-balikan mo talaga yan. No? Yun, sino ba babalik-balikan doon? Yung experience. Ah, yung culture pala. Yung experience parang madali. Yung bali lang. Yun lang. Ayun. Oh, next. Okay. Ay, ano pa ba? In dream. Dream. USA, D-Book, and Ball Games. Yun talaga, US. Luka, no? Luka, no? Para mapanood si Luka. US kasi, yun nga, pag nanonood ako ng movies, ganun, parang puro US nakikita ko. Tapos, New York din, gusto ko pumunta kasi kahit marami silang... Marami ng bashers. Oo, oh, maraming bashers in New York. Na pa, ano daw? Dino, expectation, reality, ganun. Ganun din. Pero gusto ko pati, diba pa din pag nasabi mong nag-New York ka. Ilan na yung napuntahan mo bang countries? Ay, madami. Ilan na ba? 10 na lang, pasampu na. Travel rin din kasi. Think ko ubus yung oras natin pag... Nagpasampu yan. Nagpasampu, oo. Oh, feeling ko nagpas din. Hindi, mga 8 lang siguro. Tumawad ka pa ng dalawa. Oh, nahiya pa. Nahiya pa. Si Riva yung marami. Business class. Oo, yun talaga. Oo, yun talaga. Hindi yata nakatika ng economy yan. Ako kasi. Okay na. Ayun niya yung masikip yung upuan. Ayun niya. Ayun niya naman sasikip. Ayun niya yung si, ano yun? Injured kasi. Injured. Ano lang yung libre lang sa miles. Grabe yung card. Grabe. Kami ni Justin. Meron yung ano yung... San ba yun? Emirates? Tapos nagwa-wine-wine pa? Oo, init. Sana ma-experience ko yun. Kami kahit nasa... Sure yun, kaya mo na yun. Luggage lang. Hindi, nanghihinayang kasi basta ako. Basta makalipat. 150K. Tapos tutulog ka lang sa biyahe, no? Tapos... Hindi pa ako ganun kaya mong katulad. Eh, si third, first class eh. Ay, grabe! Ikaw ba third up? First class pa pala, may shower pa. May kama second pa. Second class. Tapos yung dream ko rin pala na ano, yung may baby na kasi yung Hong Kong natin, no? Pero yung parang tayong barkada mag ano. Yun. All boys. Kasi sabi ng daddy mo, di ba, ni Uncle Terrence na sila daw barkada. Every year sila may parang all boys. Ilan years na mga 20 plus. Mainit sa travel. Hindi, walang gagawin mas tama. Ano? Ang ilig sa all boys na lalaki. Bakit ayaw mo ba ng all boys? Lang din. Ah! Yes, sir! Si third kaya? Third. So, oo naman. May all girls din naman sila. Sabagay. Pero totoo, yung tama yung third. Li-look forward ko rin. Oo, para mas maging close pa ulit. Para mamiss lang rin. Never pa natin nagawa yun, all boys. Ayoko nga, no? Hindi, try natin kahit local. Kunyari mga LU muna, ganyan. Or kung kaya niya talaga rin. Pero syempre, mas gusto ko ibabansa. Dream din dun mag-ano, podcast, no? Kasama si Annie. Yun, pwede. Tsaka minsan lang tayo mag-i-ask. Planuin na natin. Try nga natin next week, no? Kung may ano murang flight. Tsaka minsan lang tayo mag-i-bata. Pag-usapan. Sayang naman na... Pag-usapan natin kung kaya next week. Wala pa tayo experience sa travel na. Hindi, isipin niyo kung paano kayo magpapaalam. Si Riva papaya. Pinagbabaling ako next week. Mga may girlfriend dyan, kayong tatlo. Ako pinagbabaling ako next week. Oh, yung dalawa na lang sasagot dyan, si third tsaka si Jason. Kaya rin nila yan, sure. Kasi walang tiwala sa inyo, sa akin kasi. Nakambyo mo lahat. Tamang scheduling lang. Tamang scheduling daw kay third, ako Jace. Sabi ni Vern sa kanya, may tiwala kasi papayagan. Si third naman, papayagan daw, tamang scheduling lang. Eh, ikaw. Ano, pag may mang lilibre na. Meron next week eh. Meron next week eh. Sagot lahat next week. Gusto mo patitikin? Sino? Manilibre. Si Vern. Gusto mo patitikin mo sagutin ni Vern? Oh, ni Vern. Oh. Or ni Gap. Sponsor ni Gap. Kayang-kaya na yun ni Buddy? Ayun lang. Kaya nga ba't malilibre? Kurot lang yan. Wala nga sa'yo. Hindi nga kurot eh. Parang... Wala lang. Tapik lang. Tapik lang. Ganun po. Kumbaga parang himas lang yung ginagawa. Ay. Grabe. Mainit. Hindi na sino. Mainit. Sino ba next? Sino next? Sige ako na. Yeah! The Superman is back. Favorite ko kasi ito talaga. Yung value ng traveling, sobrang importante kasi yung personal growth na nagagawa sa'yo. Yung you learn different cultures, yung mga pagkain na, iba't ibang pagkain na exotic, tapos yung mga... You meet new different people, 'di ba? Tapos syempre yung mga memories na kasi luckily yung family ko, they love traveling. So yung mga memories na nagagawa mo sa loved ones, yung mga tayong magkakaibigan, tsaka yung gratitude na nabibigay sa iyo pag pupunta ka ibang bansa, mas na-appreciate mo yung meron ka. Totoo. So, yun, parang dream ko talaga eh, sana yung dream ko mabisita ko lahat ng countries sa mundo. Parang kung kaya man before ako mamatay, yun talaga yung dream ko. Kasi gusto ko nga rin mag-pilot kung di man mag-work yung sa pag-artista. Kasi pag
nasa ibang bansa ako, parang stress-free. Parang you can just be free and gawin mo kahit anong gawin mo. Parang, alam mo yun, walang problema. Yun. I'm pero like, grabe ano, yun, oh. Captain Gablag man. No? Ano kaya sabihin ng mga FA na naman sa'yo? Superman daw siya. Grabe yun. Pero, this is your captain speaking, Gablag man. Sabihin ng mga babae, grabe. This is your captain speaking, Gablag man. Captain po. Grabe. Anyway, sorry. Ni-imagine ko lang na, sure ako ini-imagine rin ng mga babae na pagpiloto ka na. Pati mga pasahero lang. Pati mga stewardess siguro. Pati yata yung mga lalaking pasahero na rin eh. Cap. Joke lang. Anyway, go. Sorry. Oh, sorry. Then, sure, gusto ko rin ano, itry yung ano, backpacking na ikaw lang mag-isa. Tapos, dala mo lang backpack. Kasi ginawa yun ng dati kong coworker nung nagtrabaho sa US. Nag-backpack siya sa Europe. Tapos couch surfing lang. And ang rami niyang natutunan, parang nag-ano siya sa, punta siya sa Germany, Paris, ganun. So parang feel ko pag you travel around the world, parang ang rami mong matututunan about yourself. Hindi lang, I mean, of course, international, pero local rin kahit dito lang sa Philippines, ang rami mong pwedeng puntahan yung mga cultures na iba't iba. Pero yung sa akin, sige, ako top 5 yung bibigay ko. Yun, ilan na ba? Nagpasampo. At saka from US siya, hindi siya from Philippines. Siguro mga 13 or 14 na napuntahan kong countries. Malabo ata na sa top 5 yung ano, no? US niya kasi doon na siya nakatiri. Oh, hometown. Tingnan natin. 13 lang. 13 pa lang ba? Parang dayo mo ng country. 14. Basta less than 20. Almost 20. Feeling ko nga nasa 90 something. Hindi ka kasi na. Sarap kasi walang visa. Kaya nga eh. Sige. Pero yung top 1. Ay, sige. Not in order. Siguro, in order. Yung pinaka-latest yung Italy. Kasi parang yung mga history. Kasi kumuha kami nung ano eh, yung... Anong tawag doon? Tour guide? Hindi. Tour guide. Yung sister ko kumuha ng tour guide so we learn about their culture, yung Trevi Fountain, umikot kami doon sa ano. So okay rin na sobrang tagal na ng ano ng history ng Italy and you learn from it. Tsaka kasama ko family ko. Tapos Canada, yung Banff, yung ganda ng view. Grabe yung view. Lake yung ba yung lake? Oh, ganda ng view niya doon. Parang painting talaga yung nakita ko doon. Parang, is this even real, bro? Tapos, syempre, work rin doon. Nakasama ko rin sila, yung mga, sila Kuya, ano, Kuya Joros. So, masaya rin yung traveling doon. Tapos, syempre, Dubai. Hindi mawawala yung Dubai. Yes. Akala ko yun masaya sa kanila eh. Akala ko lang masaya nakasama nila. Hindi, alam mo, sobrang na-enjoy ko yung, ano, yung skydive. Kasi bakit? Oh, diba? Kailangan matry yun ng, I mean, kung hindi man kayo, doon lumalabas yung pagka-adventurous mo. Tapos yung nakita kong mas takot sa akin si Vern, hindi na ako natakot. Pag may mas takot talaga. Hindi, pero bilibaw kay Vern kasi yung backstory, alam mo naman ayaw talaga ni Vern sa mga rides tsaka sa mga mataas na view. Pero ginawa niyo ko rin, diba? Oh, tsaka diba yung ano lang din doon, diba last day natin ginawa yung ganun natin katagal pinipilit si Vern. Vern, gawin mo talaga ito. So, 7 days tayo parang sa Dubai. Parang phobia mo yun, di ba? Ayaw mo yung mga gano'n. So, parang last minute pala yun. Last minute siya nag-agree. Sige, sama na ako. Kaya mong gawin yun, bro. Yun na lang. Sure ako kaya yun talaga. Kahit sino pa yan. Kahit sino. Siyempre, hindi rin mawawala yung US. Kasi sa... Ah, nandun pa rin ha. Top pa rin. Sa Las Vegas rin ako tumira. Yun. Iba rin yung... The fate. Uy! Kago! Kasino. Marami ka pa rin ba sa US na hindi napuntahan? Marami. Zoom niya siya. Hindi ako umikot sa US. Hindi pa ako nakapunti ng New York or anything. Tapos siguro yung ano... meron pa pala. Hindi, go pa yun. Third pa lang yun. Hindi, pangapat na yun. Ano ba yung... Sige, kahit Paris, more than 5. Ganda rin ng Paris. Yung architecture doon, grabe. Parang ganda sobra. Tapos yung... Medyo sa akin yung Eiffel Tower, okay lang. Di rin ganun. Pero yung... Parang Meralco Tower lang. Joke lang. Parang yung sa Hong Kong lang na eh. Ayun yung joke. Masaganda pa nga yun eh. Maganda pa yung may kulay. Masaganda pa. Sa Macau. Macau pala. Iba. Tapos...
Try namin pagpunta namin ni Justin. Okay. Eh namin iniiwasan niyo kasi ganun lang pala itsura noon. Next time. Bali, no, sayang hindi pa tayo nagaran noon. Ayo. Siguro ano, Thailand rin kasi first time ko rin magano doon eh. First time ko mag solo travel sa Thailand noon, siguro before pandemic. Mas natutunan ko na boring pala magano, mag ikaw mag solo travel, mas okay na may kasama mo yung friends mo or family. Tsaka Amsterdam. Dream ko kasi din yung Amsterdam. Red light. Hindi kasi parang Thailand, Amsterdam. Okay. Legal lahat doon sa ano eh, yung yeah. Tapos kasama ko rin family ko doon. Ah, oo nga, oo nga. Siyempre Bali. Walang makakatalo rin sa Bali. Siyempre nagpunta tayong time friends, tapos yung family ko rin. So yun, yung dream ko siguro mapuntahan ko Iceland. Gusto kong makakita ng anong tawag? Brown ice. Northern green lights, oh, yung color green yung ano, tsaka yung sa ice na ano, ice lagoon. So yun, yung for me, sobrang marami kong matututunan when you travel. Pero local din pala actually. Gusto ko lang i-share yung Cebu. Napakaganda nung Kawasan Falls. Kung maganda nga. Kung di nyo pa na. May ni marami maganda. Maganda. Oh, ano? Lechon doon. Maganda pala. Lechon. Yung sardines rin, tsaka mualbol. Siyempre, we have to appreciate the locals rin. Pati yung ano, Guimaras, yung mangga nila doon, sobrang napakasarap. And of course, Davao. Davao is nice din. So yun. So lang share din yung local. Tsaka Bohol ni Buds. Oh, Bohol. Hintay nga natin kay Jason yun. Sorry. Kasalita ako. Hintay nga natin kay Jason yun. Hintay nga mabanggit. Bohol niya kasi siya na sa next. Ikaw na next. Okay, what is the value of traveling? Okay. Gusto ko rin itong topic na to kasi mahilig din talaga ako mag-travel. Like, if gagastos ako sa travel talaga. Like, di ako ma-material masyado eh. So, if gagastos ako sa travel. So, yung value niya sa akin, siguro, mas nakikilala ko yung sarili ko. Mas nakikilala ko yung sarili ko, tapos yung mga kasama ko, nakikilala ko rin. Like, kung paano, kasi, pag travel, ano eh, usually kasi, lalo na kapag di kayo nakatour, yung parang spontaneous trip lang, may kilala mo paano yung discarte niya. Like, yung simple lang yung papunta sa mga lugar mo. Navigation lang yung mga ganyan. Yung mga ganun, parang yun na, adventure na yun. Hindi mo alam yung gagawin mo. Na ang dami kasi pwede mangyari na pwede ka mawalan ng, ano, mawalan ng gamit o biglang maligaw. Kulang pala yung pera mo. Ganun. Tapos may kilala mo yung sarili mo, like paano ka dumiskarte sa ibang bansa na. Kasi dito, syempre, comfort zone mo, Philippines, Manila. Like, kung may problema dito, marami kang pwedeng tawagan. Pero pag dun, ikaw lang, walang tutulong sa'yo. So, kailangan mo talagang dumiskarte ng kung paano ka makapunta sa mga lugar or ano kakainin mo. Totoo. Ganun. So, yun, may kilala mo. Tapos, syempre yung may kilala mo rin talaga yung mga nakasama mo. Kasi, kung paano sila na parang okay lang ba sa kanila yung hotel na mura, parang gano'n na yung, or parang gusto nila talaga yung mahal. Or mabagal ba sila kumilos? O yung mga nakilala ni Bans, mahirap talaga ako. Tuso na kinakain ko. ay, ganyan ka lang. Ay, may Skypex na kinakain mo, mahirap ka nga. Maganda naman kay Bans, kahit gano'n ka, sasamahan ka. Kasi si Bans, kahit mayaman to, marunong mag-adjust sa nalilibre niya ako. Nalilibre? Ay, hindi, huwag ka mag-adjust dito. Ganun gagawin niya. Ah, Skypex, so ito. Ay, ano? Ito, magic flakes. Magic flakes. Marami, mas marami. O, ito, dagdagan mo. Ano ko, gutom ka pa eh. Kala ko, magra-ramen na kayo. Ano yung pala? Gutom ba rin? Ano yun? Ano pa ba? May kilala yung self. Tapos, syempre, yung views. Yun. Yung, syempre, na-appreciate mo. Actually, nung na-realize ko lang yung bata ako, nung mas bata ako, yung value ng travel, yung mahilig lang ako mag-picture sa IG, ganun. Pagbata, parang yun dati, pero parang habang tumatanda ako, mas realize ko yung mas i-enjoy mo yung present na nandun. Kasi diba, may time dati, parang gusto ko lang pumunta sa lugar para picture lang. I-picture ko lang, ganun. Tas, okay na. Ganun, alis na. Masabi mo na napunta ka na rito. Mas okay ha, pag tumatanda ako, na mas gusto ko yung may na-experience ako na, yun, like yung mga nagagawa nyo, skydive, or meron kayong nagawa, or food, matry kayo ng kakaiba. So,
Ayun. Yung biking, di ba? Nag-bike biking. Sa, oh, yun. Sa Amsterdam ba yun? Sa Belgium ata. Belgium. Grabe. Belgium? De, sa ano lang yun. Stationary bike. Na gumagalaw. Oh, sa Coldplay concert lang eh. Doon lang. Coldplay, at least Coldplay. Pinang lang yung Coldplay. Hindi, kasi Pilipinas yun. Kumpara sa kanya, Belgium. O, di ba? Tapos ayun, yung memories talaga, yung pinaka-importante, yung memories with your friends, family. Tsaka ano, di ko pa na-try yung solo travel eh, pero mukhang malabo ko naman siguro matry yun. Pero dati trip mo yun. Pili ko malapit na. Di ko alam eh. Gawa ka pa ng kalokohan. Oo, kalis ka. Mapapasolo travel yun talaga dyan. Ayun, ano pa ba? Gusto ko pa, narami ako naisip pag hindi ko na turn eh. Di ba? Pag hindi mo maisip. Wari, pagkatas na yung podcast, sana nasabi ko ito. Ay, totoo yan, bro. Totoo yan. Nangyari naman sa inyo. Ay, the last bro, pag abang pinapoint ko yung podcast. Lahat. Ang nasabi ko. Ba't ko sinabi yung ganito, ganito? When they comment, oh, yun gusto ko sabihin. Di ba? Pag nag-comment sila. Pero anyway. But kasi mahirap na rin naman sa atin kasi ngayon lang natin, singit ko lang, ngayon lang natin nalalaman lagi yung topic. Like, the day itself talaga palagi. Yun yung challenge sa podcast natin. So, go. Sorry. Ano pa ba value? Hindi, tsaka dami ko rin na ideas eh, na parang kapag nandito sa, parang dito ka sa Manila, parang yun nga, sabi ni Vern na always na lang about work or yung mga usual mong ginagawa. So, if nasa ibang bansa ka, parang mas ma, parang okay pala, parang makaisip ka ng mga new ideas like, or business na pwede mong gawin na, uy, pwede pala to gawin na kasi ginagawa nila. Ah, nakakuha ka ng idea. Oh, tsaka, may realize mo na ano na kung may problema kapag nasa ibang bansa ka, parang lilit na lahat ng problema mo, ang laki pala ng mundo. Yun. Na eh well, ang laki ng mundo, na maliit lang tayo dito na parang ang dami pa nating pwedeng gawin talaga sa mundo. So yun, what's the best place? Best place siguro sa akin kapag in terms sa views siguro, Switzerland. Ah, oh, okay. Then grabe yung Swiss. Swiss. De, di Swiss knife. Swiss knife. Sa views. Tapos pag sa siguro naisip ko sa kuwari sa ibang bansa kung kaya kong tumira, parang gusto ko talaga Japan. Kasi sarap ng food. Tsaka medyo malabo yung sensor, no? Oo, basta malabo Japan. Yung ano malabo? Malabong hindi mo magustuhan, di ba? Malabong hindi mo magustuhan. Japan, maganda. Oh. Ganda Japan eh. Parang may snow rin. Ano pa maganda dun? Yung lugar. Culture. Oo, oh, yung culture. Tsaka, tapos sa local, yun nga, ball. Ay, grabe! Bakit ball? Sige, happy ball. Eh, syempre. Ano? Maganda dun. Hindi sino maganda dun? Tita Irma. Tita Irma. De, pero maganda din talaga sa ball kasi pagka land mo, yun na. Yun na, ganun maganda. Underrated nga ball sa akin for me. Underrated. At saka nakakatawa yung nandun tayo na napag-usapan mo na pa. Ay, napag-usapan natin na parang kaya ba natin tumira dito ng like years or ano. At saka gusto nyo nang bumiling lupa dun, di ba? Yung nag-aano. Si ano ata, Jolo. Jolo, si Jolo. Kasi may lupa na siya. Hindi niya na kailangan bumi. Meron na siya. So, social friends yun ang ino-offer yan. Okay, Jolo. Pero Bohol talaga ganda. Underrated yan guys pag gusto niyo puntaan Bohol. Yes, saan kasi tayo nagpa-volleyball nun? South Palm. Ay, iba na pangalan niya ngayon. Oh, iba na. Iba na, di ba? Oo nga, iba na. Hindi na. Ewan ko. Basta, doon maganda sa South Palm. Ako rin memorable sa akin yun. Shoutout Amanzara and Dieter Ermine. Pero kung may gusto kayo puntaan. See you next time. Amanzara talaga kayo mag-stay. Memorable sa akin yun, bro, kasi doon ako na in love. Ay! Yung sa boat. Doon ba? Sa boat. Ikaw na yung... last na ako. Hindi, ako na. Tapos ko na. Okay na. Di ba yung mga dibalimutang ka pa ulit, balikan na lang. Ano yung mga ano mo dream destination? Dream... Siguro Russia. Oo nga. Sabi kasi ni Justin maganda. Maganda ba doon? Maganda daw doon. Dream ko rin. Ah, di pa maganda. Paanong... Hindi, magic ko lang. Kasi kausap ko si Putin. Sino pa na kung sa rationally? Baka si Riva doon eh. Si Riva, oo nga. Ayaw nga. Si Riva nagsabi sa akin. Si Riva. Si Riva nagsabi sa akin maganda daw doon. Wala ka nakausap na Russian? Wala. Si Putin lang. Tsaka yung sabi ni Riva maganda daw yung view. Okay. View lang. Magaling kaya sila mag... navigate ng... Oo. Ginagera nga nila Ukraine na navigate nila ng tama. Ang galing. Yung mga... Pagkailan mag-tour guide. Yung mga ano nila...
underground yun. Attack. Grabe yun, grabe. Mga sisid, no? Mm, iba rin. Kaya wala ka submarine nila kahit wala silang dagat. Anyway, sino ba next? Ako ako next. Actually, parang nasabi na rin lahat in terms of value. Parang, mostly parang pareho rin naman ako sa inyo eh. Sa mga nasabi. Pero para sa akin siguro, in my own personal experience siguro, yung in terms of value naman of traveling. Parang kasi pag nag-travel, yung unang naisip mo is, magta-travel ka for leisure. Pero pag once nandun ka na sa isang lugar, it's more of learning eh. Parang mas madami kang natutunan sa lugar. Mas nasusulit mo yung ano, yung travel mo. So parang yun nga, ganun rin ako pareho kay no, kay Jason na parang hindi rin ako materialistic na tao. Yeah. Pero when it comes to traveling, parang I want to experience yung gano, parang gano'n ma-experience mo lahat ng ano, mapunta mo lahat ng countries, pareho kay Gab. So, feeling ko it's more of ano, learning the culture, learning the history of the place, tapos learning how the people interact with tourists. Kasi iba, actually, ito yung na-realize ko, yung mga local people, iba sila mag-interact sa local people rin compared sa tourist people. So parang yun, malalaman mo kung paano ba sila mag-interact sa iyo as a tourist o kung sino yung mga mabait and ganun. So yun siguro yung ano, tapos yung value pa na parang once nakapunta ka na sa isang place, mas pagbalik mo sa ano, pagbalik mo sa, for example, pagbalik ko sa Pilipinas, mas yung drive mo to work hard para makapunta ka pa sa other places. Kasi iba yung experience mo na experience sa ganitong place. So gusto mo rin ma-experience yung ibang ano, ibang countries. Ganun din sa ano, locally. Kasi mahilig rin ako kahit, for example, may mga 2 days. Yun lang yung advantage pag locally kasi. Within the Philippines lang, kahit may 2 days ka lang, 2 to 3 days ka lang, pwede ka pumunta. Compared sa pag ano, pag out of the country talaga, parang you need to allot at least 5 to 7 days kung like pang Asian para siguro, sulit pang, oh okay, para sulit kasi siyempre hindi rin naman ganun ka ano, hindi rin ganun ka mura magbumili ng ticket and hindi mura and yung accommodation para sa akin hindi mura, para sa akin hindi rin mura compared sa local, di ba? Kasi siyempre pag nagta-travel ako, hindi naman splurge siguro pero gusto ko mag all out. Yan. All out na parang kasi hindi rin naman ako masyadong bumibili dito, wala rin naman ako masyadong binibili dito sa Pilipinas. Kotse-kotse lupa lang. De, pero ganun talaga yung ano ko. De, pero at least sa'yo maganda ng investment, sinigit ko lang. De, tapos ganun talaga yung ano ko, goal ko rin talaga sa ano, mula pa ng bata ko, is to travel talaga. Tapos yun siguro, place that gave me the best experience. Actually mahirap sabihin kasi di naman sa ano, pero medyo madami na rin naman ako napunta na lugar kasi outside of the Philippines. So, ang hirap sabihin kung ano yung nakapagbigay sa'yo ng best experience. Pero siguro sa akin, top 5 ko lang siguro. When it comes in terms of, kasi ako kasi more of scenic kasi ako eh. Hindi ako, more of gusto ko pumunta para makita scenery, ganun. Hindi ako mahilig yung pupunta ko dun para mag-shop. More of scenery ako. Kaya okay sa akin yung Europe at mga ano, mga UK na ano compared sa US. Pero hindi pa kasi ako nakapunta sa US, never pa ako nakapunta sa US. Pero tama ba nag-Iceland kayo ni ano? Finland. Finland. Nag-Finland daw. Yung sa may ano, yung parang sa snow kayo nag-stay. Igloo. Parang igloo. Solid. So siguro in terms of scenic siguro yung top ko siguro na country na based on my experience siguro yun, Switzerland. Kasi, actually, ito yung maganda nung nakapunta ako sa Switzerland. Nagda-drive kami by land. Tapos nakita ko yung mountains. Usually, nakikita ko lang yun sa ano eh. Parang, Instagram lang. Pictures. Hindi, yung sa sulat? Oo, yung parang ganun. Ang tawag doon? Post. Oh, parang postcard. Post. Diba, pag nakita mo siya sa postcard, sobrang ganda-ganda. Malaganda ka na. Pero, nakita mo in person, it doesn't give justice talaga. Ibang iba. As in, iba talaga. Like yung greens, yung greeneries nila. Iba yung pagka-green compared dito. Tapos,
in terms of scenery, Portugal. Portugal at Switzerland talaga. Portugal as in sobra, isa yun sa ano ko talaga, isa yun sa mga siguro top, hindi man top 1, top 2 siguro, yung Portugal. Kasi actually yun lang yung ano, yung difference ng Switzerland sa Portugal, kasi yung Switzerland is sobrang mahal talaga. Mahal talaga pag sa Switzerland. Balita mo, yung tubig, di ba? Oh, yung tubig, mga ganun. Pero alos lahat talaga, as in lahat talaga sa Switzerland mahal. Sa Portugal naman, almost the same lang sila ng ano, in terms of experience ng Switzerland, pero sobrang cheaper. Okay. As in sobrang cheap siya talaga compared sa Switzerland. So, yan rin. Tapos, in terms naman of ano, of tao, Finland and Japan. Kasi yung Finland kasi is parang hindi ko alam kung happiest place. Parang top 1 sila, sila yung pinaka happiest place in the world, yung Finland. Tapos yung mga tao doon parang carefree. Yun nga, carefree. Tapos walang masyadong problema. Tapos Japan. Japan kasi yeah. Oh, iba yung kaya nga 'di ba parang sa world data sila yung pinakamadami yata ng 100 years old data na tao. Healthy. Tsaka hindi nagdanakaw. Oh, yung story na oh, pag nakalimutan mo hindi oh, hindi kinukuha. Oh, nandun lang siya. Tapos yun yung pakitungo ng tao, sobrang respectful nila sa tourist. Yun lang yung masasabi ko siguro in terms of yung Japan, yung mga Japanese in terms of how they treat their local. Ganun din sila mag-treat sa tourist nila. Parang same lang, parang wala sa kanila yung parang mas nakakaangat ka. Yung ganun parang kahit siguro mahirap ka siguro or mayaman ka man, same pa rin yung trato nila. Kasi yun nga, parang yun yung pinangahawakan nila is yung ano nila, yung mga tawag ito. Yung parang, hindi, yung parang pinangahawakan nila yung pride na rin nila na parang, ganun sila. Kasi makikita mo rin pag yung mga Japanese na sa ibang bansa, parang sila yung pinaka most respectful, sila yung pinaka malinis, sila yung pinaka organized. Grabe nga rin yung respect ko sa kanila sa mga pinagdaanan nila from the war. Mm-hmm. Ang bilis nila mag ano, recover. Mm-hmm. Recover, tsaka sobrang rine-respect pa rin nila yung mga tao, kaya sobrang respetado mm-hmm. talaga sila. Tapos in terms naman siguro of experience talaga, Amsterdam siguro. Isa sa mga top ko yung Amsterdam kasi actually madami kang magagawa, parang yung mga tao, museums, yung Van Gogh museums, tapos yung mga madami, actually madami kang magagawa sa Amsterdam kasi hindi mo magagawa sa ibang bansa. So para sa akin isa yun sa mga great experiences ko yung ano, Amsterdam. Tapos singit ko lang rin pala yung best experiences ko rin yung first travel ko with my ano fiance kay si Gab, which is Europe. Nag-Europe tour kami ata nun. Sarap. Grabe. Paris, tapos, di nakalimutan ko nung saan pa kami pumunta. Dami nun eh. Finland, diba? Sa Finland din, diba? Italy. Sama yun. Italy. Nag-Italy rin kami. Okay. Oh. Yung ayoko lang kasi sa Italy kasi parang seasonal yung, para sa akin, seasonal yung okay sa Italy. Kasi may mga season kasi sa Italy na sobrang init talaga na hindi na siya enjoyable. Kasi usually, di ba, pag nag-Europe ka, maglalakad ka. Oo. Maglalakad, walking ka. So, feeling ko nga mas mainit pa ata doon kasi sa Pilipinas. May season sa Italy na mas mainit pa siya kasi sa Pilipinas. Yun, tapos yung Japan rin, sobrang memorable rin sa akin kasi doon yung first namin na travel with RT na yes. may snow. So yun yung first na ano snow experience ni RTL sa Japan. So yun siguro, yun yung mga top siguro para sa akin. Hirap rin. Siguro feeling ko meron pa mga iba. Oh, madami pa akong masasya. Pero ang hirap rin. Ano? Ako rin eh. Ang dami kong gustong punta. Ang dami ko pang gustong yung sabihin. Yung museum pala sa ano sa Paris. Ano kasi yung tawag doon? Love. Ay, sorry. Love. Almost. Yeah, grabe. One of the, para sa akin, best ano museum. Ay, hindi ba National Museum sa Pilipinas? Hindi mo nga yata napuntaan yung National Museum. Napuntaan ko yun na tayo. Masasabi mo, third world talaga Philippines. Oo. Oh, masasabi mo talaga, I mean, madi-differentiate mo talaga kung ano, kung gano'n ka. Delay. Delay siguro, pero madi-differentiate mo talaga kung gano'n ka layo yung culture ng ibang countries. Hindi naman in terms of na-delay and all, pero
magkaiba. Every country na mapupuntahan mo, may discover ka talaga na iba sila compared sa atin. Nice, mas ano. Mm. Pero kahit ganun yung ganito tayo sa Philippines, iba pero, pa rin talaga ang Pinas. Pero yung masasabi ko lang, kahit saan ako mag-travel, actually, naano mo pa rin talaga na nami-miss mo pa rin talaga bumalik sa Philippines. No place like home. Yung parang no homesick like ka kahit gano'n mo na-enjoy. For example, sobrang enjoy ka sa isang country, parang masasabi mo pa rin na, ay shit, parang gusto ko na bumalik sa Philippines. Iba pa rin tumira ata dito. Or, iba talaga. Pero if ever natitira siguro ako sa ibang lugar, Portugal or Japan lang siguro. Para sa akin. So, tsaka dagdag rin. Pero ewan ko kung na-feel niyo yung ano yung, ewan ko, pag nasa ibang bansa ako, parang feeling ko, sobrang masunurin ko sa lahat. So, parating sa Pilipinas, parang luwag. So parang na-feel ko kasi na, pag every time na mag-ibang bansa ako, pag uwi ka sa Pilipinas, feeling ko, ay sarap. Parang nasa bahay ka. Hmm. So kasi ang kaya ko nasabi yun, kasi yung feeling na, parang mas loose yung batas. Differentiate ko yung sinabi mo. Parang yung feeling ko nyari na sa ibang bansa ako, parang nasa school. Yun, ganun. Kung na-experience nyo ba yun? Pagdating dito sa Philippines, parang, ay, luwag, pwede na ako. Sorry, parang, guilty for littering. Pero alam mo, parang dito, okay ka lang mag-litter. Okay. Pagdating sa ibang bansa, parang, sorry. Parang sa example lang yan, example lang na ganun. Tapos, pagdating dun sa, sabi mo, Singapore. Oo. Mahiya ka mag-tour. Takot ka, tsaka takot ka kasi. Oo, yun nga, takot ka kasi. Gets ko yung feeling na yun. Yung takot na pag sa ibang bansa ako, medyo takot ako. Pero so dito ba, Zulakang takot pala? Hindi pa. Hindi, medyo bahay kasi yung pakiramdam. Pero para sa akin naman, hindi ko masasabi kung the same or different. Pero pag nasa ibang bansa kasi ako, parang mas ako. Kasi yun nga, pag nasa ibang bansa ka, wala kang kakilala, walang may kakilala sa'yo. So, feeling ko mas nababawasan rin yung limitation mo pag nasa ibang bansa ka. Kasi yun nga, parang... Iba yung saya. Yung parang carefree ka rin kasi hindi mo kailangan isipin kung ano yung isipin ng mga tao. Kasi, shit, hindi naman kita kilala. So, but di ko naman makikita yung mga tao. Hindi ko naman kayo makikita after ilang days. Bagay, so parang, magkaiba nga tayo. Ganito rin yung shoutout ko lang yung friends ko sa St. Jude, kila Kevin, kila Murillo, ganun. Kasi ganun rin pala sila mag-travel. Like, kunwento nila sa akin na pag nagta-travel sila, doon sila nagkakalat. Pagdating dito, hindi, pagdating dito makita mo, sobrang ayos sila. Own country. Sobrang ayos sila na parang, alam mo, hindi talaga ito magkakalat sa bar. Kahit hindi sila public figure, pero may image nilang iniingatan na ayaw nila makita sila ng lower batch or ng teacher nila. Basta ganun sila mag-isip ng ibang tao na, shit, lasing to. Ganun. Pero pagdating nila sa ibang bansa, kahit may kakilala raw sila or wala. Pero most of the time naman, syempre wala. Pero kung may kakilala man, okay lang. Kasi talaga, nasa ibang bansa naman daw sila. Aman, ako, baligtad ako eh. So feeling ko, depende rin siguro sa tao. Siguro. Kasi yun sa akin yung perspective ko kasi hindi, sa bro, ganun. Nagwawala ka rin sa ibang bansa. Mas nagwawala ka nga dun. Hindi. Yun na. Mas nagwawala ka dun. Ginagawa mo ba dito yung mga ginagawa mo dun? Hindi, parang... Hindi, feeling ko, hindi, wala na pag umiinom. Hindi pero sa ano, baka ano... Hindi, kasi ang ibig ko sa salo, siguro sa salo. Nakikita ko dito ka matino, promise. Hindi, kasi... para sa akin, mas ingat lang ako sa ibang bansa. Para sa akin, kasi... Hindi, pag sober. Yung pag... Kung ba nag-iisip ako, syempre pag lasing iba... Pero pag nakainom, mas hindi ka ingat doon. Pero kunyari... Pwede, tama. Pag sober kasi, iniisip ko... Pag nakulong ka doon, mahirap. Oo, tsaka yung may ganun ako, may mindset ako, ewan ko kung parehas tayo. May mindset kasi ako na re-represent ko yung Philippines. Parang nire-represent ko yung Pilipinas. Na pag gusto ko, meron kasi ako na knowledge na ano, pag Pilipino kasi medyo mababa tingin nila. Ganun ko pala mag-represent ng Pilipinas. Hindi! Hindi kasi, parang ganun. Parang gusto ko kasi prove sa kanila na we're even. Hindi kami mababa, hindi lahat ng Pilipino makikilala mo na sa ganito. Parang gusto ko parang somehow hindi ko sabing inaangat ko dahil may pera or pinapakita ko lang I have a discipline, meron akong may values ako. Parang kunyari example yung maglilinis, ganyan, nagki-clay ko. Pinapakita ko talaga, hindi maayos ako, hindi ako yung barubal na makalat. Okay, ito ay Pilipino. Oh, okay, sa Pilipino. Oh, yun, parang ganoon ako. Lagi akong ganoon. Lagi ako pag nagta-travel, ay may matino dito. Kasi meron din ibang country na after mong kumain, kailangan linisin, di ba? Pero share ko lang pag nakakakita talaga akong Pinoy sa mga ibang bansa. Sobrang happy ko. Oo rin. Tsaka alam ko kung ano, maglalakad ako sa streets or sa mall. Alam kong Pinoy 'yon, so parang happy ako. Para diskarte mo pag ganoon. Kasama namin. Kunwari, binitin natagalog niya. Oo. Wala na diskarte. Kunwari, meron siya.
example. Meron siya. Sige. Sabihin ko, quiz. Hindi, ganyan. May isa ka pa. Sige, isa ka pa. Kabayan! Chachat mo eh! Ang happy lang yung na makakita. Chachat mo, Filipino ba to? Sa Dubai mo, kabayan! Pero, sa mga napuntahan ko na countries, madami rin talagang Pilipino. Tsaka yung maganda sa kanila, magbibigay sila ng free, kunwari, sa Paris, ice cream. Parang alos kahit saan ka na, ano, may Pilipino talaga. Yung siguro yung pinaka-konti lang siguro napunta na Pilipino yung sa Switzerland. Parang isa lang ata nakita ko na Pinoy doon. Dumagdag ka na. Ikaw na. Kasi parang magkaiba kasi sa Switzerland yung province nila at yung sa city nila. As in sobrang ibang-iba. Kasi yung nung pumunta ako doon sa Lucerne, yung parang city nila. Yun yung sobrang mahal. Tapos sa Lugano naman, mahal pa rin siya pero sobrang ibang-iba yung dati. Ibang-iba yung ano. Ah, okay. Ganun pala doon. Solid ah. Tapos ano nga yan yung parang dream country. Dream country siguro. Hindi ko alam. Lahat ng country siya or planet na. Pluto. Sino man ang Mars ba pwede? Wala palapit ko na yung Pluto. Pwede na ba 'yun? No, actually madami pa naman, madami. Pero yung pinaka gusto ko siguro at present siguro. Hindi ko alam kung saan country to pero or saang lugar to yung Machu Picchu alam ko Jordan or Peru o Machu Picchu bakit ano may sorry hindi ko alam Machu Picchu yung Seven Wonders ganda na Machu Picchu yung ano actually si Gabriel yung fiance ko Machu Picchu rin yung bakit gusto niya kasi I mean yung kasi yun nga scenic ako more of scenery iba rin talaga yung ano eh kahit sa picture pa lang so feeling ko pag nakita ko yun in person tsaka wow. Ano nga daw dun di ba parang bawal kang yun. Tapos iba rin culture dyan eh iba rin yung culture nila dyan sa Peru ba yan or parang banawal banawal tsaka di ba parang sasabi dyan hindi ka basa pwede pumunta agad kasi mababago yung altitude so niresearch ka ni parang hindi parang basta parang may time na bawal. Hindi parang magkailangan mo muna magstay sa isang lugar muna bago mismo ka sa peak. Parang masanay. Oh, yung kasi high blooding ka somewhere. Dahil so. Saka alam ko sikat 'yan kasi nasa top 7 wonders of the world. Oo, kasama 'yan. Dami pa talaga. Oh, iba pag nasa 7 wonders. Sama daw tayo ni Terjan. Sama mo mit. Ako sama mo ka Terjan. Mas okay kaysa sa gumagamit ng gamit mo. Mas okay mo sama kayo. Sama ko na rin bayad ng ticket ko. Let's pay the bike ko taga-buhat ng Malita dito. Ah, meron na raw pala. Ha? Meron na raw pala. Meron na taga-hawa. Ako na kay Arthur. Sa loob siya ng ano. Ako sa loob na lang ng Malita. Ah, pwede. Ako na lang. Chap-chapin mo na. Makabunta lang. Ay, gusto ko din. Ganda dun. Ganda. Yeah, tapos yung Northern Lights sa Finland. Kasi, kahit may pera ka, kung gano'ng karami pera mo, pag pumunta ka sa Finland, hindi mo talaga masusure na makakita ka ng Northern Lights. Oo. So, by chance. So, it's by chance or by luck na rin na pagpumunta ko doon. Kasi maraming iba 4 times na pumunta ng Finland or Iceland. Pero never pa sila nakakita ng Northern Lights. So, yung first... Surtihan lang rin. So, sobrang lucky rin namin na first time namin pumunta ng Finland. Nakita niyo agad. Nakita agad namin yung Northern Lights. Ilang country na pala napunta mo? Kahit by average. Di, tatanong ko rin kayo. Nakalimutan ko kasi tanong sa inyo. Siguro mga more than 20 siguro. Ikaw, Jace. Hindi ko alam. More than 10. Oh, think more less than 20, more than 20. Hindi ko alam. Pwede rin. Dami rin. Think ko rank sa ranking. Baka basta marami kayo lahat eh. Basta more than 10. Ako 5. Para sa tayo. Hindi, more than 5 ka siguro. Ako kasi mas more pa tayo ng puntahan ko outside Asia eh compared sa Asia. Puta. Europe kasi inikot mo na madalas eh, no? Ikaw rin ganun. Mas marami sa... Si Jason. Grabe si Jason. Di alam. Basta alam ko marami. Ito. So, more than 10 siguro. Tayong dalawa lang. Hindi sure ako. Doon nakita ko lang. Pero yun feeling ko mag-invest kayo sa self nyo para maka-travel. Kasi pagbalik nyo dito sa Pilipinas, iba talaga. Parang feeling nyo. Hindi naman sa parang mayabang kayo, pero iba yung aura nyo na parang pagbalik nyo dito sa Pilipinas. Ito, parang feeling nyo nakaka-amin. Di ba since nabanggit nyo lahat yung mga values of traveling? So parang kung babalikan ko kasi yun, same lang rin naman sasabihin ko eh. So para sa akin, tatanong ko lang, what could I do? Someone who's grinding na ako kasi yung tipong tao na ayoko kasi iwan sana yung business ko. At the same time, pag nag-iibang bansa kasi ako naman, nawawala naman ako sa focus. So kumbaga instead of inspiration, nangyayari, parang pagdating ko dito, pagbalik ko sa ibang sa dito, tinatamad na ako magtrabaho, distracted na ako. But ano kaya? But hindi ka ba
pag nakikita mo na parang hindi ka na-inspire. Hindi naman din sa idea ko na-inspire. Na-inspire ako lalo. Gusto ko itong pero pagdating ko sa bahay, parang shit na wala ako sa momentum nung ginagrind ko. Oh, pero sure naman yun mawawala ka talaga kasi syempre okay, nasa bakasyon yung utak mo. Pero syempre, wala lang, iyan, babalik ka lang talaga ulit. Diet, di ba? Yun nga, is pinaka yung gym, di ba? Pili ko parang normal lang yun. Pero, and pero mostly, syempre sa basketball. Yung oh, yun rin yung ayoko kasi pagbalik dito parang hindi ka na condition. Alam ko babaw, pero like, gusto pero, ko lang malaman kung feeling ko kasi pag in terms naman of work and financially pag ginrind mo yung self mo to the max bago ka mag-travel pag nakapunta ka na doon sa ibang bansa parang relief na siya yung parang ano san parang masasabi mo na parang ay shit ito yung pinag-ano reward ko. So kunyari wala ka pa doon huwag ka muna mag-travel kasi wala ka pang kung sakto lang rin pera mo di naman depende rin siguro sa ano mo depende rin siguro sa goal mo kung ano ba't anong kung saan ka ba? Sige, ito question. Mag-travel? Paano kunwari, kasi lahat kayo nandun. Tapos parang since ako, short, kaya ko rin naman, pero like, kumbaga sagad ako, kayo hindi, di ba? Siyempre, magta-travel kayo hindi sagad. So kunyari sa sagad ako, anong advice mabibigay nyo? Should I continue it or... Kumbaga sasama ka ba? Doon sa, para sa, sa family? Oh, oh, para sa akin, di ba parang yun nga sinasabi ng mga tao, invest on experience and memories than materials. Kasi parang syempre kunwari lahat sasama tapos ikaw hindi. Diba? So kaya nga ng Hong Kong parang example ko yung Hong Kong. Tsaka nandun naman I mean tulungan naman diba? Hindi. Syempre kunyari sa'yo parang gusto mo syempre ikaw yung gusto mo sarili mong pera. Syempre ayaw mo pa rin so, parang sagot ka nila. Diba? Ako siguro advice ko ay sige. Ako kasi parang na experience ko rin to na yung parang early 20s ko. Oo. Like yung, alam to ni Badzin, nakwento ko before yung family ko, nagka-travel sila. Sila lang, kasi di ako sumasama, kasi focus. Sagot mo ba sarili mo? Kahit kasama mo family mo, hindi na. Oo, sagot ko eh. Parang sa, ano, parang pag nata-travel sila, minsan di na ako sasama kasi, ano, parang, yun nga, focus ako sa grind ko, ganun. Kasi parang, ginawa ko siya motivation na parang, hindi, balang araw ako rin sa mga kasama ko, ganun. So yun, di muna ako sasama. Titiisin ko. Ganun. Yeah. Yun rin na isip ko naman na grind na lang muna para next time. Para meron wala kang, na akong, pero meron ako mga sinacrifice. Like, di, like nagtipid talaga ako. Nag-ipon talaga ako. Para next time makasama para pagtagal, makakasama na rin ako or matreat ko pa sila. Ganun. Sa akin naman siguro, yung question mo is about financially, parang ganun. Mm-hmm. Para sa akin siguro syempre mali mo may nakaka-relate rin sa atin diba? Feeling ko kailangan nyo talaga mag-sacrifice so if ever na meron kayong gustong puntahan or may for example may date na kayo na parang pupunta kayo yung family group. Or yung group sa ganitong day sa ibang country and parang medyo feeling mo short, magiging short ka sacrifice ka ng ilang bagay na usually expense mo sa parang fixed expense mo sacrifice mo sila for ilang months. Kasi for sure makakadagdag yun sa ano mo sa budget mo. Like for example, nasanay ka na kumakain ka ng Gyumi. Kumakain ka every week Gyumi. Gyumi. Sabi natin 500 yun. Gyumi ba sang gyup yan ah? Time mo sang gyup pala. Hindi na every week eh. Time mo sacrifice mo muna yung mga ganun. Yung mga kaya mo naman tanggalin, mga for example, vices. For example, yung mga vices ka. Try mo muna tanggalin yung mga vices mo or yung mga expenses mo na hindi naman siya needs, parang wants lang siya. So yun feeling ko siguro yung advice ko na parang try to cut down sa expenses mo na hindi mo naman need. Tsaka marami rin yung mga ano yung mga deals pag makikita mo kunwari sa online TikTok na ano yung tipid traveler. 'Di ba may ganun? Marami. Yung kaya nilang mag-travel sa kuwari, Japan ng 20,000, yung mga deals talaga. Napanood ko rin yung mga ganun. Tsaka, pwede rin isipin mo na rin na, ano, na, parang, or content mo na parang, doon mo na lang babawiin na, may picture ako, may, problema, hindi ka lang picture doon. Yun yung problema, pag ganun. Na-joke lang. Pero parang ganun lang rin, parang invest ka sa sarili mo. Kasi kung yun naman yung work mo, diba? Tapos, dagdag sa, diba kasi yung question mo kung kunyari barkada mo, kasi parang ganun yung context mo eh, na let's say barkada. Based on personal experience kasi, ganun yung na-experience ko nung Hong Kong na, ewan ko naalala mo, sinabi ko na parang, ay magtatabi ako ng 1,000 per day para dito sa Hong Kong. So parang nung tinabi ko yun, nahihirapan rin ako sa financial ko, basta parang nagka-problema kasi nga, pinariority ko tong travel. So parang ganun. Yun yun, sa akin sa tanong mong na yan, parang,
kung i-advise ko yun, let's say, ulitin mo yung situation. Ako sasabihin ko kasi, kailangan mo din i-weigh kung once in a lifetime experience lang ba yung mangyayari nun or hindi. Let's say, for example, eh, kung yung barkada mo na yan, let's say, may sakit yung isa. Ngayon lang ulit magta-travel to. So, wala kang sumagad dun. Or, yun yung sabi, which is doon na yung papasok na sasabi ni third na ano eh. Na parang, sacrifice ka na sa ibang bagay kasi ito hindi naman na ito mauulit eh. So, kailangan mo din i-weigh in. Tapos, i-weigh in talaga kung ano yung sasama ka ba o hindi. Pero huwag ka naman din sumama kung peer pressure lang. Let's say, sobrang luxurious yung gamit niya. Eh, sobrang mayaman na may mga tropa mo. Tapos ikaw, alam mo naman, be honest to yourself na hindi kaya ng financial mo talaga. So, next time, which is doon naman papasok yung sabi ni Jason na ano, na huwag mo na sumama. Sacrifice maging motivation. Sabi din ni Vern doon, isa doon yung, maging motivation mo next time. Ako, nasama na ako dyan. Makakasama din ako. Gagrind muna ako this time. So, ikaw pa rin makaka-assess eh. Kasi wallet mo yun eh. Wallet, ikaw yung nakaka-wallet. Tsaka, ganun ba ka-importante yung kasama mo sa buhay mo. So, kung sobrang importante, sa mo, parang kaya naman to yung na next risk. Makaka-sacrifice naman ako ng onte. Hindi naman ganun mawawala to. Yung mga sento na sinabi mo, 1,000 tiyak tabi-tabi mo. So, yung sacrifice mo yung mga samgyup or kain na ganun. So, mag-ipunan mo, di ba? Parang, para makasama ka. Kasi, which is, kasi nga, tingko most of us naman yung experience kasi talaga yung memories. Memories na mabibuild. Hindi man, yung mga pagkwentuhan, di ba? Oh. Yung mga pag-uusapan natin yung Hong Kong. Yung sa Hong Kong, di ba? Yung... Tapos dun rin pala papasok yung ano, yung previous episodes natin, yung sinabi ko rin na kung paano ka gumastos. Mm-hmm. Kung paano ka gumastos, di ba? Kung paano mo ina-manage yung pera mo. Kahit, divide. Like ngayon, wala pang, ano, wala pang travel, pero dapat start ka na mag-set aside para yung emergency funds mo. Yep. Pwede mo yung maging emergency funds for travel eh. So, para ko, next time ready. Parang be ready lang. Siguro nag-start ka na ngayon na mag-invest ng pera dyan or mag-set aside ng pera. Para sa pag-increase. Pero kasi it doesn't mean naman na parang kung kailan pa may travel, doon ka pa lang mag-a-act. So, feeling ko, ahead of time okay, siguro, mag-alat ka na siguro. Sige, tsaka para din masagot din yung tanong mo na yun, kasi maganda yung tanong mo na yun. Ganda. Doon sa tanong mo na yun, parang, di ba nag-ipon ka ng 1,000 kasi nakasama ka? Tingin mo, after that ba, worth it ba yung pag-iipon mo dahil nakasama ka sa barkada? Medyo nahirapan ako sa, well, I'm gonna be honest na, medyo nahirapan lang ako sa mga loans ko. So nag-loans ka? Hindi, may mga, di ako nag-loans siyempre. Okay. Ayoko yun eh, yung parang uutangin mo yung travel mo, di ba? So parang, siyempre may mga utang rin ako na parang na-delay tuloy. Pero dun sa mga consequence na delay yun, tingin mo ba worth it yung sumama ka ng, yung sumama ka sa barkada mo? Yun, medyo, exactly. Medyo, na parang, kahit kunwari, nagka-interest pa nga. Yun nga, so yun. Yung beside na mga mabawi ko rin naman ito, papel. Sorry ah, kung pangit yung mindset. Papel lang to, ganito, mababawi. Exactly. Pero like, yun nga, na-motivate lang ako dun. Yun nga rin sa akin, hindi pag uwi mo, alam mo nag-travel ka, alam mo nag-gumastos ka ng malalim. Mag-double grind ka pag uwi mo. Yun yung mahirap. Hindi yung mas, ano, isipin mo lagi na, ay, isipin mo na nag-travel ako, yun yung sisisihin mo lagi kaya ka nawalan. Hindi naman, Di ko naman rin sinip. Pero pagdating ko lang nga dito, ang problema ko lang, yung guilt ko lang talaga is yung... Ba't pa ba ako nag-travel? Ang hirap bumalik sa grind. Gets. Kahit naman gusto ko eh, parang kunyari gigising ka uli ng maaga. Parang, pero yun, sagot ko lang doon, ulit. Normal yun. Yun yung sasabi nga namin, normal. Kasi... Even me, lahat ng kasama ko sa work, lahat ng nakwento, lahat, kahit sino, actually kahit tapos, sino eh. Pag... Matagal ko na rin to gusto tanong sa'yo, Jace eh. Like, de, paano mo naiiwan yung business mo? Di na iiwan eh. Mabuhol. May kinukuha kang tao or ano? Hindi kasi sa panahon ngayon, swerte tayo dahil sa yung business mo pwede sa phone, di ba? Para kasi kailangan, yung nag-aasikaso. Kailangan mo lang, hindi, mga tao ka dapat. Ngayon like, ba may tao ka na rin? Ngayon wala. Ah, pag nandito ka, ikaw? Hindi, before, dati may tao. Pero pag-usapan na. Sa ibang bagay. Pero yun nga, going back to sa tanong mo na yun, kaya natin ako sa kung worth it ba yung feeling mo after. Worth it naman. So yun nga sabi ko, which is, so far, based sa tanong mo na yun, parang, kailangan ka sa group. Ikaw yung nagpapasaya. Tapos kung yung iniisip mo lang naman is sa grupo, parang feeling ko malabo ata na walang tutulong sa'yo. Lagi mo yung sumasalo sa akin from sa kapatid ko hanggang sa inyo. Puto. Pero syempre nakakaya na rin, di ba? Syempre pero gusto mo, at some money. Point na parang, kaya ko na rin. Pero once nakita naman, like for example sa atin, nakita namin na parang, ay, tinatry mo yung best mo para mag-grind, para makasama. Siyempre parang hindi na mabigat sa amin na parang mag-share. Problema kasi tuloy. Parang ganoon, hindi na mabigat sa amin mag-share kasi alam namin na you did your best. So parang
Actually parang ano na eh, parang matik, matik na yun eh. Parang matik, parang matik na, na parang ay shit, ako na bahala sa'yo sa ganito, ako bahala sa'yo sa ganyan. Dali na lang yun. Parang yung sinabi niya, alam mo yung pag magsa-school ka, tapos yung may summer vacation, mm-hmm. Diba, pero pag mga first month sa school, parang ulotang ka pa kasi utak mo na sa vacation. Oh, parang ganun. Yan, normal. Kumbaga, huwag kang malungkot sa sarili mo or kusin naman sa atin sa mga buddies natin dyan na after travel, yung experience na parang di ka makabalik sa momentum. Normal yun. Okay lang yun. Kasama talaga sa pag, part ng vacation yun na hangover yun. Tatawag niya na hangover. Sini ba nga yung hangover niya? Bumabalik ko. Bumabalik ko. Bumabalik kayo. Grabe nga yun. Kasama yun. Kasama talaga. So, yun. Sa akin, yung sagot ko dun sa tanong mo na yun. Sa amin, tingin ko nga. Ikaw talaga mag, ikaw pa rin. Nasa sayo pa rin talaga. Kasi, pero, kung yung isa-sacrifice mo, i-weigh mo yung sacrifices nga na sabi nga ni 30. Sacrifice mo or, magagrain ka muna. I-weighin mo talaga yan. Kasi kung once in a lifetime, baka naman. Kasi kung ako, invite ako po Antarctica, sorry, iwanan ko lahat. Kasi once in a lifetime experience para sa akin yun. My work. Kahit may work agad, sabi ko, leave muna ako for three weeks, ganyan. Hmm. Papaalam talaga ako. Kasi, pero knowing yung, Yulen, parang feeling ko, basta kasama yung grupo, parang sasagad mo lang eh. Hmm. Basta sorry, parang kasama. Which is, understandable rin naman. Kasi so, pero kahit, natuto na rin naman ako ngayon. Dati lang siguro nung talagang immature talaga. Pero ngayon natututo na rin na kailan sasagad, kailan hindi. Pero yun nga, yun rin yung point ko. Kaya kailangan mo i-manage yung expenses mo. Mm-hmm. Kasi huwag mo na hintayin na umabot ka pa sa point na kailangan mo every time na magta-travel, sasagad ka. So, pero kung prepared ka na long way before pa, hindi mo na maiisip na parang ay shit, kailangan ko sumagad ulit travel sa ano, every time magkita travel. So kung yung, 'di ba, para nawawalan ka ng motivation pag-uwi. Like isipin mo na lang kung wala kang motivation, try mo once kahit 'wag ka sumama ganun. Tapos make 'di ba para masakit na hindi na ako nakasama, parang ma-motivate kahit ka local na lang eh. Alam mo yung kunyari may mga buhol kayo na shit, magbubuhol sila next week, wait lang parang ako gaganon ako na di ba mga kasama mo, parang kinakaba na ako agad or natatakot na ako agad na shit, di ako nakasama mo, nandun na yung fear of missing out. Puta, so parang pero ano yung best experience mo nung okay, so far best experience ko naman, wala kasing tatalo sa Hong Kong eh, yun yung second home na namin. Nandun rin si Dean tsaka ako kasi, pag nasa iba bansa ako, kunyari, tumagal na ako ng mga 3 or 4 days, may fear na ako na nawawala ako sa comfort zone ko eh. Na ayoko na mawala. Kung wala yung kaibigan ko or si auntie or wala akong family member, natatakot na ako. Ay, di ko kaya siguro mag-travel mag-isa. Siguro may fear ako. Unless Hong Kong. Kasi nga, parang nadyan si Dinya, pwede ako may uwian. Fear so, may ganun na ako. Nawawala ako sa comfort zone ko pag nasa ibang bansa ako. May fear ako na baka mawala. Baka bukulong. May, pag mga 3 to 4 days na nakalipas. Lagpas na, oo. Parang na-homesick na ako na shit. Wala na ako sa comfort zone ko. Unless kasama mga friends or family. Gets. Pag nandiyan yung friends or... Kaya ayoko ever yung kunyari ako yung late flight. Tapos kunyari lahat kayo same flight. So may iwan ka. Yung talagang... Ikaw yung babiyahe. May kaba ako. Takot na. Pero suggest ko lang, di ba, gusto mo lagi nasa comfort zone mo. Try mong mawala sa comfort zone. Marami kang matututunan sa sarili mo. Yun nga, gusto ko rin ma-experience based sa mga kinuwento niya na nawawala kayo sa comfort zone niya pag nagta-travel. So gusto ko rin ma-experience yun. So far kasi di mo kasi dinhilig yung travel eh. Or hindi naman. Or ano bang hindi hesitant mo sa travel? Hesitant lang ako sa travel kasi expense. Kung marami yung pera, travel ako siguro every month. Parang why not, di ba? Parang explore mo yung... Tsaka masaya talaga kasi mag-travel. Alam mo yung tama si Third, makita mo lang talaga yung isang lugar parang may... May gusto. Bali rin tayo. Diba? Oo, di ba? Nag-Bali tayo na tayo lang nila Third. With Sir May. Oo, sila James. Tsaka si Jogs pa kasama. S. Godge. Sayang nga lang di ako nakasama nung second Bali. Pero yun. Masaya rin yung unang Bali natin. Oo, masaya sobra. Kasi yun nga, spontaneous siya. Bigla. Saka nag-order ng KFC Theater. Tsaka yung seafood na ano. Hindi ko alam saan yung restaurant na yun. Yung puro hipon. Sarap nun. Nung ano, anong fish kasi yun? Yung snapper. Red snapper. Sarap yun. Yung pescetarian kasi kayong dalawa. Anong time na yun? Di ba? Pescetarian. Ay, pwede ba? Yung fish. Yung fish diet. Ah, okay. Tapos share ko rin pala kasi ako pag pumupunta ako sa ibang bansa, pag may isang place ako or isang scenery ako na sobrang nagagandahan talaga ako, umuupo ako, nagte-take time ako siguro mga
siguro 20 to 30 minutes. Nakaupo lang ako. Tapos, fini-film mo lang. Hindi naman meditate, pero fini-film mo lang na parang, yung parang feeling na parang gets, iba, gets, yung okay. Ibang feeling. Oo. Yung parang nakatulala ka, nandito. Yung parang, parang out of the zone ka lang, parang hindi ka normal. Parang, ano mo lang, parang sinisavor mo yung experience. Parang nasa-zone out ka na hindi ko maintindihan. Parang nagsa-zone out ka na parang nandun ka. Naintindihan ko yan. Ganyan yun yung sinasabi ako. Na parang, yung parang i-feel mo yung at present. Embrace the moment. Totoo yan, totoo. Yun ang kagandahan ng isa pa sa travel talaga. Best place mo ba na gustong puntahan? Yun maliban sa... Ah, best place na gusto ko puntahan. Siguro US or Europe. Dami ko kasi hindi pa napuntahan. US or Europe. Ano sa dalawa? Isa lang. Yes, kasi syempre nandun si ano, si my one and only, di ba? Hey, shout out. LeBron! 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 LA siya. Sam. Oh, tama. LA rin. Tama. Sam Cassell. Huwag mo na i-Sam. Ano ba? Okay na yun. Ano ba? Sam Cassell. Umuli tayo. Ay, okay. Hindi, yun nga. Dream pinawisan na mag-uusahan. Nakalimutan ko pala. Ah, sige. Go. Sa local naman. Sa local. Ikaw muna. Ball. Ah, dream. Ah, di pa napuntahan. Ako meron kagad ako. Ako na, una, sure sige, go. Sige. Ah, di mo pa napuntahan yun? Di ko pa napuntahan, sure go. Ay, gago, kailangan. Kailan, July 20. Tingin na kami kagad tatlo. Ako kami rin ni Bern, nagtingin na, nakapunta na rin kami ni Bern. Grabe, ah. Grabe, gab. Hindi ako naka-US, pero hindi ka naka-sure go. Ha? What? Kailangan pa ng visa doon? Pati kailangan pa ng visa. Wala ka bang visa, sure go? Wala. Pero ang ganda doon siya. Sure go. Maganda man. Ayoko nang i-hype kasi baka bumaba expectation mo pag nandun ka na or matter. Pero lahat naman nang nagsabi sa akin parang sobrang ganda raw doon. Tsaka yung experience, mga tao. Kaya minsan marami nga nag-stay doon for ilan months, di ba? Doon na tumira. Oh, may kaibigan ako nag-migrate talaga doon. Mayaman dito para nag-migrate doon. Ligaw ulit. Wala pa, ikaw muna. Sige, balik na. Ako, ano, Batanes talaga. Batanes. Ganda nga rin doon, Batanes. Napanood ko sa ano, Can't Batanes. Buy Me Love. Eh, siya talaga siya sa gusto ko napunta. Na, actually, di ba kasi yun yung dulo. Tapos dulo. Parang, ano, parang... New Zealand daw, sabi. Parang something. Tsaka medyo isolated yung lugar. So, tsaka yung aeroplano hindi laging available, yung mga ganun. So, basta Batanes, gusto kong punta. Na, hindi ka ba napupunta? May Palawan? Ay, pwede yung nakapunta na pala. Kala Rambo. Yeah, shoutout sa Rambo. Shoutout Rambo. Tangina, nanalo yung Boston mo. Masaya ka na naman. Tangina na. Lakas mo na nga mag-basketball, nanalo pa yung Boston mo. Anyway. Saan niya? Palawan nakapunta ka na eh. Wala. Isip pa ulit. Sige, si Jason. Yun din. Pero siguro Davao. Davao. Ay, Digong. Durian. Durian, shoutout. Ako siguro, ano, ikaw alam mo saan yung rice terrace? Fugaba? Binggit. Binggit. Rice terrace siguro. Hindi ko pa nakita yung rice terrace in person eh. Ako nakita ko na. Pero... Pero... Ay, kapagsagada ka na. Oo. Ay, sagada rin pala maganda. Gusto ko rin balikan yung sagada. Lang sagada. Pero... Sige, ayoko nang banggitin. Sige, ako nang gusto kong sitwede makakita kung anong mics. Ako sagada na lang pala. Sagada. Oh, eh. Hindi pa ako nakapunta. Gusto mong sumigaw? Hanggang Baguio lang napunta. Para maka-move on. Cover. Para maka-move on. Manbulo? Amanbulo. Ay, grabe! Aman talaga? Hindi, gusto ko. Ano mo kay Third? Nakapunta na si Third. Ganda ba? Hindi, pang... Pang mayaman talaga yung mga gusto. Hindi, siguro kung para sa akin, parang... Kung gusto mo with barkada, siguro, magwalisin ka lang inside daw. Pero kung, like, walang family. Hindi pa rin ako nakapuntang balisin. Balisin, shout out sa Third. Balisin. Pero, rin. Pero kung family, more of family, tapos, or ikaw lang mag-isa, or mag-jowa, Amanbulo. Kasi more secluded yung Amanpulo compared sa pang-couple or pang-couple parang ganun or finding yourself. Yung Balisay naman dami mong pwedeng gawing activities so pang-barkada. Pero din para tayo napuntahan na sobrang ganda, yung Siang Mactan. Ay puta, grabe. Yung ganda sa Cebu. So meron tayong dapat gagawin, 'di ba, yung ano, yung sa Baguio. Pulag? Hindi, mga pulag. Bagyo ba yun? Cream nga. Angat ang bagyo. Yun pala, mag-hikrin pala tayo. Ano tayong... Pwede, tara, kailan natin gagawin yun. Ganda nga yun. De, pero before, ako, after ng ako naisip ko, wedding. Kailangan talaga natin mag-siregaw tayong anim or balisin kung di ka pa nakapunta. Pero mas-siregaw. July 1 to 20 daw pwede siya. Oh, basta July 1 to 20. July 1 to 20, siregaw ka? Kahit saan tayo. Mag-set muna tayo ng siregaw para makapagpaganda tayo ng katawan mo. Oo. Ayan. Kasi yung inumin ko medyo ma-sugar. Huwag tayo. Yung cream. Tapakita natin. Op! Bawal yung brand. Mag-sando na lang. Unless mag-sponsor kayo. Ayun.
We're good. Okay ka na rin? Okay din, oh, kasi nabanggit nyo na rin siguro lahat. Same din yung value. Oh, same rin lang yung value, ganun. Ang akin lang talaga, humingi lang ako ng advice. Ganda ang tanong mo. Ganun. Kasi baka pinaka-relate rin na paano kung mas, ano, di naman kasing yaman mo, tapos gusto mag-travel. Pero may tanong pala ako last. Sorry, last question. Last question. Kung nakakataba daw ba yung whipped cream? Hindi. Kung nagtatravel ko, even local or international, ano masusun yun? Nag-tour guide o yung ikong DIY na nag-explore ka, nag-commute, or yung mga tipong, naka-tour ka na package ka? Ako siguro, based kasi siguro in terms of kung gano'ng, yung timetable mo, kung gano'ng kakatagal, pwede nandun. Kasi, for example, kung mabilis ka lang naman doon, tapos gusto mo ma-experience or malaman lahat, mag-tour guide ka. Pero kung matagal ka doon sa isang place, siguro mas ma-advise ko na search ka lang sa internet, tapos try mo i-figure out by yourself. Kasi pag pinifigure out mo siya by yourself, may mga natutunan ka rin sa sarili mo eh. In terms of pag nagta-travel na parang, ay shit, hindi pala ako marunong sa ganito. Pero na-enjoy mo both, kumbaga, kahit naka-tour guide or kahit yung DIY, na-enjoy mo parehas? Ako, na-enjoy ko naman parehas. Kasi yun nga, pag tour guide yung mas mabilisan. Oo, nakikita mo. Tapos mo, spot on talaga na parang, ay, after dito yung maganda na pamuntahan. Ikaw, Bert. Ako, okay sa akin yung may tour. Pero si Kuya Elmer kasi, shoutout Planet Holidays. Ano? Parang, kunyari siya na yung nagbubook, tapos pati mga hotel. Tapos, may maganda kasi parang maganda kasi kaibigan na namin. Tapos, syempre, sobrang nakakausap na namin sa, basta sobrang, ano tawag dun? Edited or ano tawag dun? Sobrang, customized na yung tour. Kumbaga, parang tour siya, pero, sa gusto niya talaga. Hassle free talaga. Tapos, yung maganda pa sa kanya kasi diba travel agent siya. So, lahat ng hotel may ang laki ng discount niya. Okay. Tapos siya na nagka-card. Tapos babayaran na namin one month after. Totoo ba? Tagal na namin sinasabi. Pinapagawa so, nila riba. Kahit anong country, may discount siya sa lahat ng hotel. North Korea gusto mo available siya. North Korea na siya eh. Okay. So, parang sa'yo gusto may nag-aayos ng tour. May nag-aayos. Di kasi ako marunong mag-aayos ng ganun eh. Ikaw. Sa akin, ano, both. Kasi gusto ko rin maging adventurous sometimes. Pero okay rin yung pag nasa historical places kayo na ina-explain kung saan galing yung lugar na to. Tsaka yung, okay rin tour guide sa pagkain. Kung na-try nyo na kasi dadalhin kayo sa mga local na masasarap. Local na masasarap na try namin yun sa Italy. So, pareha sa'yo, no? Both. So, espresso mo, no? Nagpapanggap kang malakas magkape dun, no? Hindi, yun nga rin yung natutunan ko sa culture ng ng Italy. Na look. hindi sila umiinom ng yung mga gantong kape. Ng whipped cream? Ay, hindi, joke lang. Ano lang sila? Shots. Naawin mo yung kape ko, eh. Sila ng espresso, diba? Actually, dun, feeling ko dun ako lumakas magkape dahil sa Europe. Europe kasi parang kahit gabi na lang umiinom pa rin ng kape. Pero mas malakas kasi yun, alam ko. Mas malakas yun. May mga place kasi sa Europe na may mga place kasi sa Europe na 7 PM, 8 PM, maaraw pa rin. Ah, okay. So parang di mo tsaka ano yung sa kanila, nakatayo lang sila tapos meron parang table doon tapos biglang order espresso. At ganun. Yung nakikita ko. Ganun sila mag-ano. So, ganun. Ganun yung walang whipped cream. Coffee lover, buds. Ha? Ganun yung totoong coffee lover, hindi yung whipped cream. Ganun kami sa Patangas. Ganun medyo kasigat yung Starbucks. Na, And masarap. And masarap. Sobrang sarap ng coffee nila. Iba rin yung coffee. Puro, kahit walang sugar cream. Parang lasa. Medium roast. Ikaw ba? Pero yung mga latte nila masarap rin. Basta walang whipped cream. Ah, hindi pala sa kape. Sorry. Ay, ako sorry, tour guide. Whipped cream. So, kasi puro pag mag-isa ako nag-adventure tapos mawala ako, anxiety to. Kabado. Ibang bansa. Ikaw. Tour guide ako. Inantok na. Boat. Ah, boat. Wala, natatanong ko lang kasi. Ikaw. Natanong ko lang. More on boat din naman ako pero mas nafe-feel ko lang pag yung ako mag-isa. Hindi mag-isa. Kino-commute ko or dini-DIY ko. Kasi yung mag-grab or Uber or may tour guide ako, sasakay ako sa bus or dalhin ako sa point A to point B. Bahala na. Mas na-enjoy ko lang. Hindi mas enjoy. Parang mas na-feel ko yung lugar pag kino-commute ko or ako mismo nagbabiyahe, ako yung nagda-drive or ako yung magko-commute, kanya, sakay ako train, ganun. Kasi pag na-experience kasi naka-tour lang ako, sakay ako sa bus, parang imagine ko, ano bang ginagawa nila pag naka-train? Ano bang meron doon pag nasa train sila? Yung mga, so, for me, mas na-enjoy ko lang yung
Gusto ko parehas, pero mas nai-enjoy ko lang yung DIY. Pero yung pinaka-solid yung pag meron kang isang barkada na marunong lahat ng yun. Ay, oo. Hindi na gusto ko. Yun, kailangan ko talaga yun. Kaya okay ako, ano, kasi yung fiancé ko, si Gab, siya lang talaga ng bago. Yung ginagawa ko lang talaga, nagbabayad na lang ako talaga. Gusto ko talaga ganun, yung may naka-ayos. Organize na, nice. Pero... Ay, okay kasi yung, ano, alam yung group na tour guide. Ay, kasi... Ano yun, na-try na namin yun. Putik, eh kami lagi late, di ba? Oh, yeah. Yung pagtitingin lang ka, parang sama ng tingin sa yun. Tagal naman na itong family na to. Sawak mo yung oras mo kasi. At isa, yun nga po. Ayun. Pero may maganda lang maganda naman sa ginagawa namin to, yun nga, customized. Parang yung gusto namin. Pag, kunyari gumawa siya, ay, ayaw namin to, papapalitan naman niya, ganun. Anong pangalan ng Planet Holidays. Planet Shout out. Ay, grabe. May Mars tour. Planet Holidays. First comment. Shout out na tayo. Shout out. Uy, Fit Gummies. Woo! 10 episode. Shout out sa Fit Gummies. Sana padala ka uli ng mga Fit Gummies kasi kailangan ko na uli yung energy niyan. Kamu, di ako Fit Gummies nung next game ko, di na ako nag-player of the game. 4 points lang. Nung nag-Fit Gummies ako, triple-double. Oh. Grabe. Sino kaya may ari? Pahingi ako, ha? Gummies. Gummies. Oh, next. Hi, Claire Gualva, Ben. Happy Father's Day, boys. Three out of six. Sino po next? Mm-hmm. Si Justin. Next. Next, you. You. The more attempts, the more chance of winning. Then nagahanap si Justin. Baka gusto. Three out of six eh, di ba? Oh. 3 out of 6. Attempts yan. 50%. 50%. Oh. Next time, 60 na kami dyan. 3 out of 6. Fuck you. Pamura tuloy ako, gago. Sino, si Claire din ulit, oh. Parang million ang talo. Sino? Nako? Ah, ito yun. Sana may million. Justin yan, si Justin. Talo ng million. Woohoo! Marami pag gusto sabihin na bitin mga sina. Uy! Sino yun? Bitin Justin yung talban. Bitin sinabi mo? Oh, bitin. Sino to? Cecil? 17? Cecil ba? Cecil, 17. For me, blocking a person is a big deal. Para kang walang respeto sa taong binalak mo. Tapos, ano, i-unblock mo din. Oh. Pag binalak mo, huwag mo na i-unblock. Oh. Forever block. Parang ganyan. So, dapat wag daw i-block pag ganun? Or, pag binlock mo, huwag mo na unblock? Panindigan mo? Parang ganun. Ewan ko. Ay, paano nga ba? Ulit, ay, sorry, patingin ulit ako niya. Sabi niya. For me, blocking a person big deal. Okay. Ah, so parang di mo para sa kanya, huwag mo ikakat. Oo, oh, parang kung feeling ko para sa kanya, kung parang i-unblock mo rin naman, huwag mo na i-block. Oo, oh, parang ganyan. Pero pag binlock, okay lang naman siguro na i-block mo, pero huwag mo i-unblock mo. Oh, siguro. Tsaka tingin ko kasi sa ibig sabihin, parang bali wala yung pinagsamahan nyo kasi. Oh. So, parang pag kinat mo yung person. So, ewan ko, baka ganyan yung dating sa kanya, feeling ko lang. Yun, si next, tumahaba. Sige, kay Julia DQ9VX. Commenting while listening, actually there are sayings na mas nauunang makapag-move on ang girl sa guys. Kasi of course, okay after breakup, sad girl na, like you feel all the emotions and entertain the pain of the breakup. While the guys are busy doing their things, like basketball club and stuff, so they don't entertain the heartbreak. Pero pag nakita na nila na moved on na yung girl, doon na nila ma-realize na, ah, move on na ako sa'yo. Move on na siya. Oh, ako, hindi pa, and that's the time na na-feel na nila totally yung emotions ng heartbreak. Pero still, it depends sa situation and the cause of the breakup. Anyway, happy Father's Day. I enjoy listening while studying. Excited for Sitaw? Chasing in the Wild. Chasing in the Wild. Hindi, kasi may Sitaw talaga. Tapos, parenthesis lang. Sorry. Go. Live. I urge. Seeds. Hi, ang lalim mo ngayon, Justin, damang-dama mo ha, by Charm01314. Babaw pa yun. Ay, naiiyak na si Justin. No, babaw pa yun. Gusto nyo pa makita magubat si Justin sa live? Nabiglang gano'n, may bubanda. Ito si Mikael D. Silent viewer and patiently waiting again for the next EP. Hi, Claire. Suggestion lang and hopefully matapik kung paano kayo into relationship and yung love language nyo gustong nare-receive and gine-give. Thank you. Maganda yun ah. Maganda yung sinabi niya. Importante niya nga yung love language alam mo sa partner mo. Pwede. Para alam mo kung paano lambingin. No? Kay Jel Sevilla, wala talagang tapon pag si third na sumagot, may matututunan ka talaga. Shooter talaga. Excited talaga ako lagi kung anong episode.
Yun. Thank you, Jal. Tapos ito, si Chin. Si Chin Guerrero, gusto ko talagang ginawa ni Vern nung nag-break sila ni Riva. Talagang sinumunod pa siya sa Bora. Grabe. Nilaban niya talaga hanggang dulo. Kaya sa dulo nung walang hanggan. Grabe. Oo nga. Sabi mo kung di siya sumunod sa Bora, walang Riva. Wala na. Walang Athena pala, sorry. Walang Riva. Pinglan na wala. Diba? Kate from Charm 01314. Ay, parang maganda yung GT. Yun, organics mo na, Pats. GT? GT. Gran Turismo. Get Together. Ah, Get Together. So, yung mga Get Together kasi. Yeah, yeah. Kakanta si Allen doon. Oo, kakanta tayo ng mga love songs. Pero gusto namin makita si Allen na sumasayaw eh. Ay, yun. Yun na, wag na. Sayo, anong sayaw kaya? Anong sayaw ba gusto? Budots. Teach me how to talk. Na meron pa ako yan. Malupit. Ano yung sa taas? Kay Gwen Kirsten. Nung nasa moving on phase pa ako, nagulat ako sa sarili ko kasi di ako nag-review before exam namin. Tapos wala akong tulog bago mag-exam at kain. Pero nung nasa school na nag-scan ako ng notes, 15 minutes, nasagot ko naman lahat. Wow! Lahat after nagulat ako kasi perfect ko yung iba or nasa passing score. Haha, iba talaga kapag nasaktan ka or nasa moving on stage ka, magugulat ka sa sarili mo na kaya pala yon pero mali na hindi kumain at matulog bago mag-exam. Totoo yun. Dapat concentrate ka sa exam mo. Ang lakas ng appeal ni Justin. Yun! Yun! Nakikita. Grabe. Nakikita. Lakas ng appeal. Si Vern nagiging maboka na rin. Nice. Si Third walang nagbago. Magaling pa rin sumagot. Grabe. Si Allen go lang ang atake. Si Jason lumiligalig na rin. Lumiligalig! Alex na lumiligalig. Lumiligalig. Si Gab, pogi pa rin. Grabe na lang talaga. Wala ako nun ah. Grabe na lang talaga. Iba talaga yung Gab, pogi pa rin. Kahit di ko nakikita, pogi pa rin. Wala ka na dito. Pogi ka, ikaw pa rin yung pogi. Pero, pero lahat kayo magagaling sumagot. Iba-iba lang perspective. Kaya, may natutunan talaga ako. Nice. Good job po sa inyong lahat. Thank Happy you. Father's Thank Day, Vern, Third, and Jason. Thank you. Thank you. Thank you. Gwen Kirsten. Solid yun sa isip pag iniisip sa bahay. Saya ng ganong comment. Ganda nun. Happy Father's Day. Ay, sayo? Sayo, sayo. Sabi dito sa nag-dive. Happy Father's Day sa'yo, Allen. Ako ko. Ba't puro walang sense ang kinukuda ni Justin? Ay, wala pa ng Justin. Sorry, sorry. Puro walang sense. Ang kinukuda. Sorry, wala kaming sense. DJ TO9NG. DJ Tuning. DJ Tuning. Sorry kung walang sense, yun lang mga opinion namin. Oh, sorry kung walang sense. Yes, I don't know why Justin always says na hindi siya pogi or what, but it's not true. He actually looked like my ex. But honestly, malakas dating niya. Swipe right on Bumble. Bumble. Ah, nakita niya sa Bumble, buds? Ay, sorry. Si Teen. Baka siya ex ko, si Teen. Si Teen Esguera. Kabalikan, buds. Ay. Ay. Ah? Di patat. Edited do. So inedit ni Justin 'yan. Check mo muna. Ano edited yung comment. Shout out sa Teen, ano yung Esguera? Tama ba? Yes, Esguera. Justin Esguera. Ay, grabe. O baka nga 'yun talaga. Kaya pala naman Teen ako talaga 'yun. From Janelle De Los Santos. Ito talaga yung mga genuine guys. Guy thoughts, always ko na nilook forward yung mga next episode para lang kasama kami sa tropa niya solid. Oo naman. Yun. Parang lang tayo nagkukwentuhan, guys. Next time live na. Ay, wait lang. From Marjanili 8511. I feel like Allen still loves that person pero kasi mukhang bibig pa din niya kahit walang name drop. Sino ba yun? Wala bang name drop? Who's that? Okay, next. Ay. Ay. Grabe, serious guy ah. Sorry. Naalala ko tuloy ulit. Serious guy? Sino? Wala. next, si... Tama ang Kuya Third. Sana hope to meet you soon. Yun, ay, hope to meet you soon din. Pero kaming lahat. Pero ibig kong sabihin sa 5 years gap, yung mas bata kaysa sa kanya. I love the way how you say my name. Say it again. Sige, Kuya Allen, pasamantay ko muna saka na kami pag... Saka na kami, woy. Kamera muna, Third. Yun. Camille Jane 4770. And another comment from her. Again, I really like the mindset of Justin because he always include God in every aspect.
Tsaka tama naman po eh, just pray to God, surrender it all to Him, and siya nang bahala sa lahat to guide and always God bless. My heart, every time I see Justin, hope to see you soon. Ang dami mo dinagdag doon ha. Hindi yan, no? Binabasa ko lang. Fan favorite talaga si Buddy. Oo. Yeah, pag nakita niyo pa, bad cast pag walang Justin. Well, tapos pag nakita niyo pa in person si Justin, iba yung sex appeal doon. Iba yung sex appeal. Sex appeal. Pag nakita niyo yung karog niya, guys, grabe. Malano daw yung sex appeal, mga bong. Bongo. 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 Shana. Shana, 11XXX. Kaya na, hindi ko... Ay, kay Jason daw. Huwag nautal na ako eh. Great improvement Jason. For Jason on this episode. Hindi siya nauutal and he has more confidence. Oh, grabe. Ay, grabe. But my favorite is Justin. May lalat sa mga salit sa makulit and hyper demeanor niya. Demeanor. Seems like he really gathered learnings from his experiences. Yun. Pinaka-grounded sa group. And seriously, pinaka-gwapo ang personality sa group. Okay na eh. Pero okay rin naman. Okay rin naman. Gcash account 09. Send ko sa'yo. Thank you. Nag-away ka sa Gcash ka sa'yo. Guwapo ang personality. Gcash na talaga. Si Gcash na talaga eh. Lapit na eh. Ganda ng comment mo eh. Nandun na eh. Nandun na. Nandun na gumanon eh. Kunti na lang guys. Di na ako tatabi dito kay Gab. Logi si Superman. Lumalabas si Batman eh. Nanakamask. Hindi, Joker talaga lumalabas. Last two. Angel. Hey, from Andrew Tansinsin. Bernhard. Bernhard. Kay Kuya Elmo. So ito na nga mga buds. Elmo topic DG suggestion 24. About travel naman. Hey, if you could live anywhere in the world, where would it be and why? Nabasa namin yung isip mo, Kuya Elmo. Yeah. Ganda. Sige, sagutin natin. Total, related sa topic eh. Ililibre tayo, kaya nagtatanong. Sige, Kuya Elmo, kung ganun ha. Sagutin natin. Podcast travel. Ayan, with Kuya Elmo. Planet. The planet, holiday planet. Holidays planet. North Korea with buds. O nga, no? Sige, sagutin natin, no? Para nasagot natin, di ba? Gusto nila makita doon kay Justin doon nakatuto. If you can live in anywhere in the world, where would... Di ba nasagot? Di, live. Live lang. Tito lang. Okay. Ako, sige. Sige. Ako gusto ko, parang kay Jason tsaka kay Ter, Japan nga din kasi sobrang mura ng Wagyu eh. Oh, grabe. Compared sa beef. Tapos yung mga food talaga, mga sashimi, sobrang sarap. Tsaka sa Hong Kong kasi kasama ko kuya ko din. Tagal ko na rin hindi nakakasama. Yun lang. If you could live anywhere in the world. Ah, US din. US. Ah, grabe. Kayo. Ako, nasagot ko na rin ata. Portugal and Japan. Sinagot niya pala, Portugal. Ako, US. Bakit? Basta, yun na. Wala nang bakit. Bakit? Gusto ko... Ah, and why? Why? Bakit? Kuya, alam mo ba't may white? Ang ina naman. Ay, sorry. Hindi, kasi syempre, maganda dun. The land of maganda rin siya dun. Ah, sino ba? The land of the brokenhearted. Land of dreams or land of opportunity? Ano ba yun? Parang parehas eh. Yun yung sasagot ko, the land of dreams pala. Basta yun, sa akin sa US. Ikaw, Buds. Pwede ba Pilipinas? Pwede. Pilipinas. Anywhere in the world eh. Pilipinas. Pero kung hindi Pilipinas. Kung hindi Pilipinas, siguro. Ah, sige, para bigyan natin sila ng ano. Siguro states. Oh, di ba magkasama pa tayo, Buds? Totoo. States. Yun. Nang. Hindi, bakit Amerika pala? Sorry, bakit Amerika? It would kasi be. Dun na yung next siguro na pinakamaraming relatives. Maraming foreign. Oo nga. Kala ko Land of the Dream. Tsaka yun. Land of the Dream ba? Land of the Dream. Sabi nga. Nabuti ko sinabi nito. Hindi ko nalala ko. Ikaw? Ako US din. Yes. Second, parang second home. Hindi naman second home. Dahil nga. Pinisik? Hindi. Pinisik? Kasi kamag-anak ka din. Hindi ako kamag-anak. Justin Lagman din pala. Gusto ko kasi maging Lagman. From Vegas din ah. Chemba, diba? Like, gusto ko maging Lagman, diba? Buds, game. US visa ka rin ata. Blue passport. Blue passport, diba? Hindi. Oh, shoutout mo tayo sa mga sa live natin dyan. Hi, Gab Season. Mi Amora, hello. Shoutout. Ayun. Sige, ano lang, siguro wrap up lang natin. No? Most of us yung travel talaga sa atin. Mas, ano, may unconsciously growth na tayo na na-experience after the travel. Kaya yun yung value most of na narinig ko sa atin yung value ng bawat isa. Then yung okay naman sa group natin is lahat tayo gusto mag-travel. Oo, no. Yun yung magagandaan. So siguro yung mga kabadis natin diyan
explore nyo yung mundo or okay lang, I mean, mag-travel kayo. Parang lumabas-labas kayo. Invest in yourself. Invest. Kasi may alam ko... Invest in experience and memories. Yeah, yun, yun. Ako yung may parang fan na nag-chat sa akin. Oh, yan, yeah, sabi. Nagtanong na, kaya first mag-Hong Kong, cash pa siya na ba yung 50K? Ayun, oo. Ay, kay Vern, galing, galing. Kay Vern, isang gusto lang ni Vern. Pero kung ano, kasha na yun. Sobra na yun. Sobra. Oh, yun. Ang ganda, diba? Hindi rin ganun kamahal sa Hong Kong kasi if ever, na kung gusto mo talaga na parang sobra budget. Ano kahit 1 week. All in, all in. All in. Oh, pwedeng all in yun yung 50K feeling ko. With ticket. Kaya mo magbalikan. Lapit lang kasi. Oo, oh, malapit. Kaya sobra. Mahal pa nga yung ibang local flights eh, compared sa Hong Kong. Oo. Mas mahal pa ata Batanes kung mag-Hong Kong ka, parang ganun. So, yun guys, explore nyo lang din ang mundo, pati Pilipinas. Oh, sama kayo sa amin, di ba? Malay mo. Yeah. Invest in yourself. Yan. And yun. Then, share nyo sa amin yung mga best experience nyo yung mga puntang lugar. Baka... Kasi yung mga dreams. Oh, baka dream sa mga dreams na lugar na puntahan, baka magkasama tayo. Oo, ano, magkasabay tayo. Makita tayo sa Bali. Mali nyo, makasabay nyo si The Russian Killer. Ano ba? Sorry. Ukraine yun. Ukraine. Gusto mo muna sa Ukraine. Ukraine. Grabe. Russian killer. Ba't Russian killer? Si Jason nga. Hindi kasi sa, di ba sa Red Alert? Russian gabi. Ayo, pay weekend. Tesla. Bakit ba Russian killer? Yun. See. Ano mo? See you sa next episode. See you sa next episode. See you guys next episode. Peace. See you next year. Peace out. See you next year, Mavs. Aray.